Beats, 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 beats. Coins Company, layunin maglingkod at makatulong sa tao. Coins Company, hindi na ba nila lupoin basta di maluloko. Coins Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Coins Company, samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang iwanag ang sa mundo ay maghahari, kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos, lalo sa mga kapos. Coins Company, karamay natin at pati ang Diyos. Ang layunin na tapat, ibibigay nila ng todo. Di bali silang maloko, at least di sila nanloko. Uso ng mga may hirap, kanilang aabutin. Kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang Coins Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Boss Lee na isa sa idolo. Walang tinatapat ang tao, pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid. Tumis na serbisyo publiko kahit na di politiko. Walang makakapigil at itutuloy nila ito. Coins Company, layunin maglingkod at makatulong sa tao. Coins Company, hindi na ba nila lukohin basta di maluloko. Coins Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Coins Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Maagahan ang mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di niyo iiwan umaraw o umulan. Si TV Boss Lee and Coins Company, di magsisisi, ikay mawiwili. Ang importante, lahat tayo happy, di alintana kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manluloko, tablado dito ang mga turobo. Sipag at syaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y merong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aaseso. Pasasaan pa ba, magtatagumpay din? Basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kalawakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta palayunin ang iyong puso at pakay ang tunay. Madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang ruro, basta wala ka lang tinatapak ang tao, Diyos ang palagi mong gabay. Coins Company, layunin mong lingkod at makatulong sa tao. Coins Company, hindi na ba nila lukoy basta di maluloko. Coins Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Coins Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Tunay na may malasakit sa kapwa, puso niya para sa marita. Hindi na magbabago pa, totoo lagi yan sa TV Boss. Para sa mahihirap siya'y pag-asa, pero pagtamunat ng mga mata, inspirasyon pwedeng tularan. Asahan lagi ang si TV Boss Lee. Talagang mapapabilib ka sa mga ginagawa, pagtulong maaasahan niya si Boss Lee. Siya yung tao na hindi mo mapapaatras, lalo na sa mga kababayan niyang naaapi. Pati sa mga pulube, meron siyang puso na hindi talaga matatanggi. Kumbaga sa politika, pwede mong iboto dahil sa ganda ng ugali. Siya yung kaibigan na masayahin, palatawa, talagang totoong maaasahan. Kaya sama-sama natin siya palapakan. TV Boss Lee ang kanyang pangalan. Nagmula siya sa Mindanao, tumagal siya sa Palok, sa lugar ng Maynila. Daladala ang pangarap niyang makatulong, lalo na sa kanyang kapwa. Tunay na may malasakit sa kapwa, puso niya para sa marita. Hindi na magbabago pa, totoo lagi yan sa TV Boss. Para sa mahihirap siya'y pag-asa, pero pagtamunat ng mga mata, inspirasyon pwedeng tularan at maaasahan lagi ang si TV Boss Lee. Ikaw ang idolo ng karamihan, mabuting tao at hinahangaan. Paansang talo kang yakin ng ganahan.
naaalala'y si TV Bosley. Subok na ng masa, kahit kailan, di kahihindian, basta't kaya. Yan si TV Boss, nakampi ng katotohanan, kalaban ng mali, paninindigan ay hanggang sa huli ay nakahandang ibigay ang pag-ibig. Yan si TV Boss. Tunay na may malasakit sa kapos, ngunit tawa sa mga nita. Hindi naman babago pa totoo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Rinig ba ako ninyo mga kapatid? O parang wala akong narinig? Loud and clear, loud and clear, Ate Tere, loud and clear. Ay, ganun ba? Kasi hindi ko na narinig ang tukar eh. Ayan, magandang gabi po sa iyo, Miss B. Magandang gabi. Kumusta ka po, Miss B, ngayong araw? Ayan, may gig ka na ngayon, Miss B. Ah, wala pa, no? Ay, next week na pala. Bukas. No. Ayan. Nakapagpahinga na pala ng ating magandang dilag na si Miss B. Thank you po, ate. Ayan. Magandang gabi at maraming salamat, Miss B. Salamat po. Ayan. Okay. Good evening sa inyong lahat dyan sa ibaba. Yan, good evening po at magandang gabi sa lahat ng bumubuo dito sa Kingdom of the South. Lalo na sa ating mahal na si Angga Busley, Sir Kambal, Sir Po, Pulakay, si Ma'am Nicolay, Queen Helen, King Mamay, at sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Coach Company. Ayan, good evening sa inyong lahat. Ayan, may hagda na po mga kapatid, kung sinong akyat na po. At bago muna tayo magpatuloy, atin munang babasahin kung sino ang first honor at second honor. Ito sigurado na talaga kasi lima pa lang ang nakapasok. Oh, pito pala. Pabutin muna natin ang sampu para magtamang-tama din sa sampu. Yan. Okay, hindi pa. Pito pa ako ang nakapasok kung hindi ako nagkamali. Yan, kumusta na po kayo mga kapatid sa araw na ito? Ano ngayon? April 2. April 2 ngayon. Kaya, ayun, sino bang nagbi-birthday ngayon sa araw na ito? Baka may na nag-birthday? Pwede natin i-greet dito sa atin mga kapatid. Yan, okay, atin muna nang basahin kung sino ang first owner. Oh, maganda ka dyan sa harap ha. This Rosalinda Tandok. Yan, ang ating first honor. Ang ating second honor, sumunod kay Rosalinda Tandok ay si Maria C. Pujita. Ang third honor ay si Sari Sunflower. Uy, madala pang flower si Sari ah. Dami. Anong klaseng mga bulaklak kaya dala niya? At ang number 4 ay si number 4 sino Meru Kojima. Ang number 5 at si Jen Reid Channel. Pulang-pulang dala din na bulaklak ni Jen Reid Channel. At ang ika-anim ay si Salilera. Ako nadala din si Salilera ay si Salilera ika-anim. At ang ikapito ay si Simply Emeros Light. Yan. Talagang light na light. Number 8. Sino ang number 8? At mahanapin natin. Ay, nakapas. Ang aming host, si Bertie. Number 8. Isali na lang natin kasi wala pang iba eh.
Number 8 at ang number 9. Sino kaya ang number 9? Si Evangeline Hinao Tandaklan ang number 9. At ang number 10, the last but not the least, I see Leonida Putusang, ating magandang dilag dito sa Kutz, sa ating Kingdom of the South. Katuwaan lang ito mga kapatid. Kasi ko lang mag-isa dito, kaya gusto ko na kahit ako mag-isa, magsaya ako eh. Eh, wala pa akong kasama. Ayan, nandito na si Claire Cruz. Ayan, Claire, akyat ka na Claire para may makasama ako. Kasi si Sis Virgie, baka nagpaganda pa yon bago umakyat. Ayan, shout out na lang sa inyong lahat mga kapatid. At atin mo nang basahin ang kanilang mga comments. Si Rosalinda Tandok, sabi niya, good evening. Sir Kambal, ang Gabusli, Miss Victoria, Ma'am Nicolay. At ang nasa likod ng Kutz Family at sa comment section is WB lang ang pinakamalakas. Ayan, pinakamalakas talaga ang ano natin, FLA. Ayan, okay. Shout out na lang ulit kay Maria Sipujita. Sarisan Tower, good evening sa lahat. Kutz Family, Miguel chat out po sa lahat dito sa comment section. Love you all. Ayan, sabi naman ni Maria Sipujita. Kutz Family, good evening. Miguel chat out kapatid. God bless us all. Sabi naman ni Miroko Jima, good evening po. Love ya mga kakuts. Sabi niya. Sabi naman ni Sarisan Flower. Mapagpalang hapon, gabi po sa bumubuo ng Kingdom of the South, Sir Kambag, Sir Pung, ang Gabusli, Ma'am Nicolay, Ma'am Victoria, sa likod ng pagbabago. Miga-migal at chat at love ya all. Sabi, sinabi naman ni Miroko Jima, good evening, ang Sir Kambal, Sir Pung, Ma'am Nicolay. Nagbigay naman ng heart si Jen Red Channel. Na pulang-pula. Meron ko Jima, sabi niya, bigay lang chat out sister eh. Hi, Miss B. Ayan, nakikinig din lang yan si Miss B sa atin. Sabi naman ni Meron ko Jima, good evening mga kakuts, love ya all. Sabi naman ni Rosalinda Tandok, good evening sister Sita Hofia, bigay lang chat out sis, love ya. Bigay lang chat out din sa iyo sis, Rosalinda Tandok. Kapag mabasa ko itong Rosalinda, malala ko yung pinanood namin na Rosalinda. Yung taga-Italy ba yun? Italian? Ano ba yun? Mexican? Kasi may pinanood kami sa TV noon na talagang kinagiliwan ng mga kapatid natin. Yan. Sarisan Flower, shout out Ma'am B at Eteri, at sa mga akyat pa, kung mga lovely host, nag-coach love you all. Love you all. Yan. Sabi naman ni Sally Lerap, good evening po Ate Terry Labia. Good evening po sa iyo sa si Sally. Hindi ko nakasama ninyo sa ngayon na may ginagawa ako. Tapos nakita ko na lang dito na nakaano pala si Miss B ang aga-aga. Yan. Pero sakto naman sa oras talaga. Thank you po. Yan. Ayan, nandito na din ang aking kapatid na si Sis Claire. Bago tayo magpatuloy magbasa Sis Claire, bati-bati ka muna dyan. Good evening po sa iyo. Kumusta pong araw natin? Hello po, Miss B. Thank you po sa pagpapaakyat. Hello, Sister E. Good evening sa iyo. Good evening. Magandang gabi. I always beautiful pa din. Magandang gabi po walang sa pangit. Ating mga mentor. Walang pangit. Oh. Tuloy-tuloy pa din ang ano. Tuloy-tuloy pa din. Pati ikaw. Oh, pati ikaw, alangan naman na ang kinin mong pangit ka, di ba? Magalit ka talaga, di ba? Ay, hindi po, maganda po ako. Maganda po ako. Kaya, inaamin na talaga. Angka, kay Kang Bal, Bosley, kay Pippin, kay King, kay Queen Helen, King Mamay, sa mga prinsipe, sa mga prinsesa, sa mga lolo, kay Ma'am Nicolay, kay Ma'am Shirley, sa lahat po ng nasa likod ng Kutz at sa lahat ng nasa admin, sa lahat po ng nasa comment section, MLSO po sa inyong lahat, we love you po, ingat po kayo palagi, si Virgie, good evening, hello. Balot! Yan, narinig ko yan kanina. MLSO, sa mga aakyat.
At thank you. Salamat kay Ama at magkakasama-sama na naman tayo ngayon. Maraming maraming salamat po. So, take at awareness. Sige na, Sister Ikona. Okay, Sis Birdie. Kumusta po dyan? Bakit may nagbibinta ng balot? Ayan. Oo, mayroon. Mayroon dalawa. Nakabili ka na ba? Magkasunod. Bumili ka na ba? Hindi ako bibili ngayon. Ah, pero kumakain ka ng balot? Oo, syempre. Pero kung ikaw kumain, yun. Doon ka kumain kapag madilim. Hindi ka kumain kapag hindi. Maaga. Wow, ang ganda ni Sis Claire. Ayan, bago ang sunglass niya. Ipadala mo niya sa akin, Sis Claire. Yung sunglass mo. Claire. Kasi po, sasalamin ako na nag-aano yung mata ko pagka nagtatay. Salamin ba yan? Akala ko yan. Ay, sunglass. Opo, sunglass pala. Yan, ano lang. Sunglass. Yan. Okay, ituloy mo. Ngayon mo ang sinasabi mo, Sis Birdie. Okay. Yes. Shout out muna ako. Shout out sa inyong dalawa. Magagandang dilag. Hindi kami shout dalawa. Out. Duha lang. Kami shout lang duha. Out. Ang Gabuslik, Kambal, Sarpong, sa likod ng Kots, mga lolo natin. Shout out. Mga lolo natin gumagawa ng pagbabago. Shout out. Shout out din sa Kots Company. Shout out din kay Ate Shirley, kay Kuya Bado. Shout out. Kumusta na po? Iyan. Shout out sa ating mga kapatid sa comment section. Kumusta, kumusta po? Ayan. Kay Rosalinda Tandok, Romano Grospe. Ayan. Si Sally Lirap. Shout out. Na-set out ko Kojima. Na mga owners. Ayan, sa Rondina. Ayan, shout out. Kukunti pa lang ang bilis mo naman. Oh, pero nabasa ko na kung sino ang nauna. Sampu sila. Talagang tamang-tama, sampu din sila. Pero nakasama ka din. Nakasama ka kasi andyan kay. Nakiano ka din sa kanila. Nakilinya ka din. Oo. Talaga? Kaya tinawagan ko na lang. Alangan ko naman na ipahiya kita. Eh, ayun, tinawag din kita para na tama na nasampo kayong lahat. Shout out kay Madeline is WB Coats, Miguel Almeda. Ayan. Shout out Evangeline Inahutan Daklan. Ayan. Shout out mga kapatid Merko Jima. Ayan, Miguel Almeda, Sally Lerap, Rosalinda Tandok, shout out. Rosalinda Tandok, Sally Lerap, Claire Cruz, ayan. Shout out mga kapatid, Leonida Potosa, Rosalinda Tandok, Sally Lerap, Sari Sunflower, shout out. Simply Amy Rose, is WB. Ayan. Talagang Sari Sunflower, Sally Liraps. Yan, shout out Merko Jima, Jen Red Channel. Ayan, basahin natin lahat. Maria C. Pujita. Ayan, Maria C. Pujita. Rosalinda Tandok, yan. Nabasa ko na lahat. Back to you, Sister E. Basahin okay, mo mga comments nila. Natin kanilang mga comments. Salilirat, galag siya tatap po, manikulay at sa lahat ng nasa likod ng Kingdom of the South, God bless and long live. Sabi pa din niya, may galag siya tatap sa Rosalinda Tandok, love ya. Sabi ni Evangeline na Tanda Clan, present! So, present daw siya. Yan. Okay, ayan, nahuli si Mark Sermina uh-huh. Arya. May galag siya tatap si Evangeline na Tanda Clan. Ano kayang nangyari sa problema ni Mark Sermina, Sister? Ay. Hindi pa siya nakaano, hindi pa siya naka hindi ito, pa siya nagsabi natin, dito. Nandiyan siya. Oh. Tanungin natin. Eh ano, yung nangyari sa kanya nang naano siguro sa ammonia. Pero wala na diyan kasi aalis daw 'yon. Umalis daw 'yon sa saan ba yung pupuntahan. Kaya siya na lang siguro ang naiwan ngayon. Eh patanungin natin mamaya siya.
Okay. Yung ano ng kaganapan. Ayan, okay, sabi naman Miguel Almeida, Tris Maria, Sister Rosita Fiaberger Reyes, Beatrice Mirapintis, Miguel Abciata, Sisi Kakuts, Family Lagia po host, mabuhay. Yan, Rosalinda Tandot, Miguel Abciata din po, Sisi Kakuts, Lagia, sabi ni Miguel Almeida. Good evening din sa mga lulo sa admin, sa mga nasa likod ng pagbabago. We love you all po, Lagia, sabi ni Miroko Jima. Sino pa Miguel Abciata, Sis Madeline Kuts, Lagia, Sisi, sabi ni Salilira. Napanood ka din yun, Sister Sitopia, si Marimar. Oo, Marimar pala yun, no? Kasi yung pangalan na ano niya, Rosalinda. Sino ba yung ano niya, kapariha ba? Nalimutan ko din, ay. Kung sino yung kapariha. Yung lananar ko yung babae, yung ganda-ganda talaga yun. Marimar, saka si Serio po. Serio. Si Talia. Oo, si Talia. Good evening sa magagandang ho sa taas, Sister Rosita Hopia, Sis Bergerie, sabi ni Romana Guruspi. Big hugs, love ya. May galag chato at mga ho, Sister Sis Berger, Sis Claire, love ya mga kapatid, sabi ni Miro Kojima. Sabi naman ni Romana Guruspi, good evening TV Busti at Sir Kambal, Sir Pong at Ma'am Victoria, Ma'am Nicolay at sa lahat ng bumubuo ng coach, love ya. Good evening, Sis Berger. May galag chato at Sis, love ya, sabi ni Rosalinda Tandok. Sino pa? Magandang gabi po, Tris Maria sa lahat ng Kakuts Family Labia, sabi ni Binga Bigunain. Ayan, maraming picture si Malchernina Arya, oh. Ayan. Sister Sita Hopias, WB Kuts, may love chat at Labia, sabi ni Maria si Pujita. May love chat at mga sisa itaas, Teresita Hopias, Claire Cruz, Bergeries, at sa mga kapatid sa ibaba, Labia mga kapatid, sabi ni Cynthia Mirasol. Wow, ang ganda ni Cynthia Mirasol, sumasayaw-sayaw, nakita natin. Dubli-dubli ang kanyang aura eh. Yan. May galap-chatot sis Mark Chernina, Aria Lavia. Kumusta ka na, Sisi? Yan. Good eve sa lahat, Kuts Family, love you all, and God bless, sabi ni Lani 21 Lucina. Shoutout, Sir Kambal Busli Angga, Ma'am Nicolay, good day, stay safe po lagi, sabi ni Mark Chernina, Aria. Sino pang basahin natin? Shoutout, Tati Teresita Hopia Lavia, sabi ni Mark Chernina, Aria. Miguel Chata, Sis Romana Grusti, Salilira, Plani 21, Mark Chernina, Miguel Almeida, Maria Sipujita, Ting at Big, Gunain, love ya mga kapatid, sabi ni Cynthia Mirasol. Maria Mora Coach, good evening po sa mga ho sa taas, Sis Teresita Hopia, Sis Bergerie, Sis Beatriz, Mirapinti, Sis Claire Cruz, at Miss Tandingan, Miguel Chata, love ya. Sari Sunflower, shout out po sa taas, ating mga lovely mamis, Ate Terry, Ate Bergie, Ate Claire, Miguel Chata, love ya all. I'm good na po, wala po amo ko. So, naka-relax po ako now. Sa Japan po sila. At lagi naman po nangumusta sa ginawa niya. Sabi ni Merchant Hinaria. Ayan, sumagot na siya eh. Yan. Miguel Abciata, si Sari Sunflower, love ya sis. Otso karisama, diso, sabi ni Miro Kojima. Yan. Okay, buti naman sis Merchant Hinaria. Ingat ka sis, love you, sabi ni Miro Kojima. Miguel Abciata, si Sari Sunflower, Madilinis WB, sabi ni Cynthia Mirasol. Yan, shoutout mga host, love you all, sabi ni Gliseria Pablo. Miguel Abciata, si Gliseria Pablo, love ya, sabi ni Romana Guruspi. Madilinis WB Coach, Miguel Abciata, si Sika Coach, love ya, sabi ni Miguel Almeida. Gliseria Pablo, Miguel Abciata, si Sisi, love ya, sabi ni Maria Sipujita. Romana Guruspi, ang daming mga puso na ping. Hindi pula, ping. Ayan, ayan, tinagot ka na sis Birdie ni Mark Chernina Arya. Okay na daw. Nandun na daw sa Japan ang kanyang mga amo. Tapos kinukumusta daw siya sa nagawa nila sa kanya. Ayan, ano masabi mo dyan? Asan na kayang kapatid ko na nahimik? Baka merong kinukuha doon sa kabila. Kabilang bahay. Yeah. Okay, mga kapatid, na shout out na po ang lahat. Bago muna tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Nandiyan ka ba dyan, Sis Bridgie? Wala. Nanahimik ay ang ating kapatid. May ginagawa po. Ah, may ginagawa pa? Sabi daw niya? Hindi ko po, narinig baka, na. Baka lang. Hindi. Ang tanong ko kung naririnig mo kasi may music.
Wala naman. Pero meron lang meron lang kaming marinig na. Ano? Kasi narinig namin, meron lang mga para may mga ginagawa tapos ano? Yan. O ano na, mag-ano na lang tayo, magdasal tayo, mga kapatid. Okay, sige. Okay, naka-ready ka na ba? Ama naming makapangyarihan, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyo ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Sa pag-umpisa ng araw na ito, gabayan ninyo po sana kami at bigyan lakas ng loob, Panginoon, upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa araw na ito. Ama naming dakila, bigyan niyo po sana kami upang nang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan ninyo po sana kami upang aming maiwasan ang mga paggawa ng mga kasalanan. Kaya Panginoon, tinggin mo po kami. Patawarin niyo po sana kami sa lahat ng kasalanang aming nagawa. Kaya Panginoon, patawad po kung kami ay nagkamali sa isip, sa salita, at sa gawa. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataong maitama namin ang mga maling aming nagawa. Maraming salamat po sa inyong mga gagawin sa araw na ito. Kaya Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan. Tulungan mo po kami palagi sa lahat ng aming gagawin. Alam mo po, Panginoon, na kami po ay umaasa sa inyo, sa inyong paggabay at pagbigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa bawat isa. Kaya, Panginoon, tulungan mo din po kami na kami po ay patuloy sa aming gagawin sa bawat araw na aming sa araw ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga ginagawa, tulungan mo po kami palagi. Patawarin mo kami sa aming pagkasalang hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang nag-ano sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon Hesus, sa inyong pangalan kami po ay isang gabay para sa mga bulag at isang ilaw para sa mga nasa kadiliman. Salamat, Panginoong Hesus, na lagi po naman kaming kasama. Salamat ng aming mga gawa ay magbigbigay puri sa iyo, Panginoon. Salamat na tutulungan niyo po kaming maglakad sa Espiritu upang hindi matupad ang pagnanasa ng aming mga laman sa pangalan ni Hesus. Amen. Diyos Ama sa lahat, salamat sa gabay ninyo na ilayo ang aming mga mata sa kadiliman. Ingatan niyo po ang aming mga buhay, alinsunod sa inyong mga salita. Banal na Espiritu Santo, salamat kayo po ang aming tagapayo. Laging hikayatin ang aming mga saluubin at gawin itong masunurin kay Kristo Hesus. Akayin ang aming kaisipan na isipin ang mga bagay na totoo. Marangal, tama, dalisay, anuman ang kaibig-ibig, kahanga-hanga. Mga bagay na kapuri-puri, nawa ay lagi naming maisip ang mga ganong bagay sa lahat ng oras sa pangalan ni Hesus. Kaya Panginoon, salamat Panginoong Hesus sa inyo nagagawa namin ang lahat ng bagay. Kayo po ang nagpakalakas sa amin, kaya kapag kami ay naghihina, kayo po ang aming lakas. Palagi kaming humihingi ng tawad sa iyo. Ama, ang aming puso ay natutuwa at ang aming katawan ay mabubuhay din sa pag-asa. Dahil hindi ninyo kami iniwan sa dinggit ng kamatayan. Kayo po ang aming Ama nang laging handang sumasaklulo. Salamat Ama sa ipinakita mong kabutihan sa amin. Binibigyan ninyo kami ng kalagalakan sa inyong presensya na may walang hanggang kasiyahan sa iyong kanang kamay, Panginoong Diyos. Salamat sa inyong mga salita. Mga minamahal, huwag kayong manghihiganti. Pabayan ninyo yun sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng ating Panginoon. Kaya Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan. Pakinggan mo po kami. Salamat po Ama sa inyong salita.
ipinapahayag po namin ang inyong salita sa aming buhay, Ama. Salamat sa bawat pagsubok na lalagtasan namin dahil sa tulong mo. Salamat sa bawat karamdaman na naranasan namin at tinahanap kayo po ang aming dakilang manggagamot. Salamat po sa bawat pagluha, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Salamat sa lahat ng kasagutan sa aming mga panalangin, Ama. At salamat din po sa bawat panalangin na hindi niyo po tinugon ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa kalooban ninyo, Ama, dahil alam po namin, alam ninyo ang lubos na makabubuti para sa amin. Salamat, Ama, salamat sa tinuturo mo niyo po kaming magtiwala sa inyong lubusan sa lahat ng bagay, dahil wala po kaming magagawang mabuti kung wala po kami sa kalooban at presensya ninyo, Ama. Salamat at patuloy niyo po kaming tinuturuan at tinuhubog sa kagustuhan niyo, Ama. Panginoon naming mapagmahal, salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng diwa at kapangyarihan, ng pag-ibig at ng disiplina sa sarili. Salamat po, Ama, na gusto niyo kaming mabuhay na walang takot at puno ng pagmamahal. Kaya, Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan, hinihingi din po namin ang kalakasan, katatagan, katibayan ng loob ng aming pinagkakatiwalaan dito na si Angga Busli, Sir Kambal at Sir Pong, kay Ma'am Nicolay. Tulungan mo po sila, gabayan mo po palagi, pagpalain mo po din sila. Alam mo po, Panginoon, na sila po ay binigyan mo ng kapangyarihan, binigyan mo po kami ng mga taong katulad nila. Sila po ang naging inspirasyon pa bakit kami tumutuloy dito sa Kingdom of the South. At tulungan mo din po na bigyan mo po ng lakas na maging matibay ang ginawa nila sa Coats Company, dahil ito po ang nagbibigay pag-asa sa mga taong nangangailangan, sa mga taong nasa laylayan. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ibinigay ninyo sa amin, lalo na sa aming mga mahal na mentor na nandito sa Kingdom of the South. At tulungan mo din po ang aking mga kapatid na nandito sa itaas kasama ko at sa mga kapatid ko pang umaakyat. At lalo na sa aming si Miss B, tulungan mo po, gabayan mo po siya palagi kahit saan man siya na naroroon. Tulungan mo po siya, gabayan. Bigyan mo po siya ng katatagan ng kanyang sarili. Ilayo mo po siya sa kapahamakan. At ang aming mga kapatid sa comment section, yun, Panginoon, hinihiling din po namin, dinadalangin namin na sila po ay inyong tulungan, dahil sila po ay patuloy nagsisikap sa kanilang buhay, lalo na nandoon sa ibang bansa, sa mga kapatid namin ng mga OFW, dinadalangin din po namin, Panginoon, na sila po ay inyong tulungan, gabayan, patnubayan, bigyan ng kalakasan, pagpalain sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, tanggapin mo po sila, tanggapin mo po ang kanilang mga puso, ikaw lang po ang nakakaalam sa kanilang mga kalooban. Kami po ay nagsama-sama dito, nagkaisa, nagkaintindihan, nagkaunawaan. Ito po ang aming ipakita sa iyo, Panginoon, ang aming pagkaisa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Maraming salamat po sa iyong, sa aming dakilang Ama. Ikaw po ang aming pinupuri sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng tao o sino man, Panginoon, dahil ikaw lang po ang aming dakilang Ama na aming sinasamba. Maraming salamat po, Panginoon, sa palagi mong pagtingin sa amin, sa iyong pagtanaw sa amin na nandito po kami. Alam namin nandito ang iyong presensya dahil kasama ka namin, ang iyong kalooban, Panginoon, ang aming kinakailangan. Ikaw po ang lahat, ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. At ito po ay ang aming hiniling sa ngalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Amen po. Amen. Amen. Ida Balbuena, ay Eda Mercuchima, Ida Amen, Maria Paria Amora, Salilera, ayan, Maria Sipojita, Ida Salilera, Losidris, Ida Maria Sipojita, ayan, Amen. Kumusta kayong lahat dyan, mga kapatid? Anong weather sa inyong lugar? Anong balita sa inyong lahat, mga kapatid?
Ayan, anong balita? Ano si Miss B? Shout out Miss B. May gig na ba siya, sister? Bukas pa daw, bukas. Ngayon, ano ngayon? Andyan pa siya. Ano, Tuesday ngayon. Bukas, Wednesday. May Wednesday, gig na siya bukas. Sabi naman ni Ida Balbuena, maganda gabi Sir Campbell, Sir Angga Busley, Sir Pong, Ma'am Nicolay, Mami Shirley, Ma'am B, Sir Arukja, Sir Julio Ancita, at sa lahat ng nasa likod ng Coach Family, at sa lahat labya. Shoutout pala kay Sir Arhox Judge. Kumusta na po? Hindi ko na si Sir Arhox kasi hindi din ako makaabot sa oras kapag andyan siya sa 3rd LS. Mabuti pa si Sis Virgin, nakaabutan niya ang ating namimiss natin na si Sir Arhox. Oo, shoutout po sa iyo, Sir Arhox. Sabi naman ni Glicerie Pablo, Miguel Chatat, Busing Busli, Sir Kambal, Sir Pong Bunso, Sir Arhox, Ma'am Nicolay, Ma'am Shirley, mahal na rin na Hilin at King Mamay, Apulakay at sa lahat ng bumubuo ng Kingdom of the South. Yan. Magandang gabi, Ate Teresita Hopia, Ate Bergeris, Ate Claire Cruz Labia. Sabi naman ni Cynthia Mirasol, Miguel Chatat, Sis Ida Balbuena, Rosalinda Tando, Corpa Baro, Abila Bayanos, Maria Amora Labia, mga dear. Lani 21 Lucina, Miguel Chatat, Angga Busli, Sir Kambal, Ma'am Nicolay, Ma'am Shirley, Queen Helen, King Mamay, Apo Pen, Etele, Miss WB, Rogelio Anchita, Mabuhay Coach Family. Yan, sabi naman ni Maria Piamora Coach, good evening po Sir Kambal, Angga Busli, Sir Pong, Sir Arhox, Ma'am Nicolay, at Queen Helen, at King Mamay, at Tatay Pem, at sa lahat ng nasa likod ng Coach, love ya all. Sabi naman ni Miss Adela Bayanos, good evening sa iyo, Miss Adela. Migan-migalab siya tao sa mababait ng mga ate ng Coach Family, Words of Blaze Family, mga ate tayo, very supportive. Sabi naman ni Orpa Baro, good evening ang Busley, Sir Kambal, Sis Victoria, Ma'am Nicolay, at sa lahat ng nasa likod nitong Coach. Nino pa ang babasahin natin, wala na akong nakita, balik tayo sa ibaba kung meron pa ba tayong mabasa. Yan, wala na, nag-iminat, no? Sabi na pala ni Lani 21 Lucina, Miguelab siya at Rosalinda Tandok, Miss B, Terry Hopia, Bergeries, Abila Bayanos, Josefina Salis, Abila Bayanos. Parang hindi ko na nakita si ano dito, si Josefina Salis. Yan, dito po sa lugar ko, mainit-init na po, pero itong week medyo malamig pa kunti, sabi ni Mero Kojima. Shout out, Ma'am Victoria, love you, sabi ni Gliceria Pablo. Good evening, Trish Marias. Miglab siya mga kapatid labia, sabi ni Maria Spugita. Miglab siya ito, Angel Eyes, Iba Niraga, Ida Ilagan, Lee Rider, Manjo Velasco, sabi ni Lani 21, Lucina. Miglab siya ito, Sir Arokchak, at sa SW Prince ng Coach Family, sabi ni Mero Kojima. Ayan, back to you po sa inyo mga kapatid. Inatanong ko lang, hindi ko na nakita si ano, si Josefina Salis. Di kanina po, nandun sa live ni Miss B. Ah, kanina. Okay. Opo. Yan. Magandang gabi po. Ang Gabusley Bunso, Bigalab Chatat po, Kakuts Family, Labia po, Mabuhay Gadbe, sabi ni Miguel Almeida. Chatat pala sa iyo, Sis Gliceria Pablo. Andyan, Sis, okay. Pasensya po, hindi ko kasi na ano. Okay, back to you po sa inyong dalawa. Okay. Tanungin natin ang ating mga kapatid dyan sa baba. Hindi, patanungin natin mga kapatid dyan sa baba. Tinanong mo kung anong mga weather nila. Hindi pa nakasagot ang lahat. Kaya antayin natin, tapos tanungin natin kung ano ang pag-uusapan. May nakasagot na ang isa. Binasa mo? Oo, si Mero Kojima. Oo. Mainit-init daw. Ay, yung iba na ating mga kapatid, kumusta po? Kumusta po? Anong weather nyo po dyan, mga kapatid? Kumusta na kayo dyan? Ganito pala ang buhay natin. Ganito talaga ang buhay natin, weather lang. Oo. weather lang talaga. Abila Bayanos, bigilang shout out, comment section, dito kayo, di ko kayo may isa-isa, love, Coach Family, sabi ni Abila Bayanos. Ayan, Gliceria Pablo. Dito sa lugar namin, super lamig pa, sabi ni Gliceria Pablo. Malamig daw. Saan ba yan, dito sis Gliceria? Dito, grabing init.
'Di ba may naka may naka-post doon, nawali pinopost doon ni Angga na kailangan mag-ingat tayo kasi nandito na tayo sa pinakamainit na degrees, 'di ba? Oo. Kaya mag-ingat din ha, hindi biglaan uminom ka ng malamig na tubig, kailangan 'yung maligam-gam lang. At palagi ka ding uminom ng tubig para hindi ka ano kasi sa ganitong grabing init talaga, papawisan ka din, lalo na't wala kang electric pan, wala kang ano, pinapawisan ka, Sis Virgie, kaya mabuti na lang, meron akong paypay, ibig sabihin, sa USA, siya, si Gliceria Pablo, mga sisi, sabi niya. Saan ka sa iyo, Sis Gliceria? Kasi ang mga anak ko, nandoon sa, ano, nandoon sa California, Mexico, Florida. Wow, tatlo ang anak mo sa Amerika, sister eh? Oo, sabi ko nga sa iyo, tatlo. Ika-apat yung nasa ano, tatlo. Kasi yung nanggaling sa ano, sa Saudi, doon na sila nakabili ng bahay sa Florida. Pero ang asawa niya, doon pa din nagtrabaho sa Saudi. Naging ano siya, naging supervisor. Siya ang ayan. Nagdala sa basahin mo. Din. Yung kay Abela Bayanos. Sabi ni Miss Abela Bayanos, di ko naman sa Baguio hindi na kailangang human blanket dahil tama-tama lang ang lamig. Okay. So hindi na grabing lamig. Tamang-tama lang ang lamig. So Parang ito ay ano, dahil sa mainit ang panahon, kasi kung hindi mainit ang panahon, talagang malamig talaga diyan sa Baguio, 'di ba? Sis Birdie, no? 'Di ba? 'Yun ang pinakamalamig diyan sa lugar na 'yon. Kaya ngayon, grabing sobrang mainit sa kapaligiran. Marami na po building sa Baguio kaya hindi na gaano malamig. Alam mo ba, mga damo, mga laman, talagang natutuyo sa mainit, grabing init. Naisalba mo ba ang mga ano mo, Sis Virgie, yung mga taniman mo na naiwan mo lang ng saglit, tapos ang iba naman ay nasubra sa sobrang init, na hindi madiligan, talagang lumalaylay. Ano ba yan? Mamamataya. Malupaypay. Malalupaypay ang mga dahon at Grabe, sobra talagang init eh. So, nasobraan talagang init ngayon. Kahit mandiligan mo, hindi talaga katulad kung may ulan na pumapatak, may ulan. Oo. Iba talaga ang pumapatak na naman ang ulan. Kailan kaya? Pumapatak na naman. Yung kailan sabi niya, kaya papatak? Sa inis, napapalitan ang type. Dito dapat yan. Dito dapat yan. Yan. Ngayon, kung anong magawa mo diyan kung galit ka sa ano mo, nakakainis ko no, naggalit, parang galit siya, nainis siya. Napalitan ng type. Bago siguro cellphone niya. So ibig sabihin, yung luma, sinong bibigyan mo ng luma si Miss Abela? Yung lumang phone. Kung may bago kang sabi ni ano ni sabi ni Sis Bridgie, bago siguro yan phone mo kaya nag-iba ang mga word niya. Sabi naman ni Miguel Almeida, magandang gabi po sa lahat ng mga mentors, Mami Gram, at sa lahat ng mga Kakuts family and company, God bless us all. Mabuhay. Okay. Mabuhay. Kumusta po, Dai Romana Gorosti, kumusta po ang weather natin diyan at kumusta ka po diyan? Always beautiful ba? Always beauty naman talaga. Kasi unti-unti tayong bumabata. Bumabata. Lalo na kanina nakita ko si Sis Claire. Hindi ko nakilala ng saglit. Hindi ko nakilala. Ngayon nag-growing sa paningin ko. Siya pala. Mahirap mag-open ka ng cam mo, Sis Claire. Sabi ni Miro Kodima, totoo yan. Totoo yan, history. Weather lang, weather talaga. Kasi may time na okay lahat. May time naman nga mahirap.
intindihin ang mga bagay-bagay, pero natauhan ako sa advice ni Angga kanina. Ah, ganun. Bakit? Ano bang advice? Ah, yan. Sino ba itong artista na ito? Para si Claire de la Puente yan, ito ba? Ito pa rin parang, old gamit ko, kaya may sumpong, sabi ni Miss Abela. Sabi nila ni 21 Lucina. May nagtaro. May sakit pala ang cellphone si Sabila. Kasi sabi mo may sumpong. Sinusumpong naman yan na sakit. Yan. May galag siya tao, Madeline, sa sari san tag, akala ko sa gruy. Sari pala yan. Sari san flower. Correct mo na lang. Sa lilira. Claire Clover, Lloyda Brondo. Lloyda Brondo. Wow, bumabata talaga ang ating mga coach sa ate. Oo nga eh. Oh, bumabata si Claire Cruz. Hindi ko nga kilala. Akala ko si Claire de la Puente tumaba. Eh, si Claire pala, ano, Cruz pala. Claire Cruz. Akala ko si Claire de la Puente ba na tumaba. Okay, shout out po sa inyong lahat dyan. Ano ba ang ating mga pag-uusapan? Kasi kahapon, naging kwento ang buhay ni Sis Bridgie na yun ang karanasan niya sa kanyang I love you goodbye. I love you goodbye. Ay nako. Kaya move on na tayo. Ganun. O, diba? Yan. Okay. At tanungin din natin itong mga kapatid natin. Ito si si Rosalinda Tandok. Taga saan kaya din ito? Nasa ibang bansa din siguro si Romana Gruspi, si Glisiria Pablo. Nasa ibang bansa ito. Kaya nga dinadalangin din natin palagi sila dahil kahit man sila ay nanalangin din sa kanilang sarili, tayo naman ay nanalangin sa lahat. Ginagawa natin yan sa ating grupo, linalahat natin. Bakit? Gusto natin na magkapareho tayo ng ating sarili ay ating ibigay sa ating Panginoon ang ating kalooban. Para naman, di ba kapag ikaw ay andoon talaga ang presensya mo sa Panginoon, mailayo ka talaga sa kapahamakan, mailayo ka sa mga negatiba. So, ibig sabihin, ikaw, gumawa ka ng paraan, paano ka din makalapit sa narinig mo ba music, sister eh? May nandinig ka? No, walang music, kanta lang. Walang music. Hindi, naririnig mo, baka makapiright tayo. Wala po. Hindi po. Okay. Hindi. Sa iyo, Claire Cross, may narinig ka ba? Sa akin, wala. Okay, baka pagalitan tayo ni Miss B. Kasi may tumutugtog mga bata dun eh. Makulit sila. Tatlong beses ko na sinabi na i-stop ayaw. Ay, nasa Pangasinan lang pala si Romana Guruste. Ay, shout out pala kay Sir Adio. Ciao, my love, Victoria Vlog. Ayan, ciao daw. Ciao. Yan. At saka, ano na bang mga balita sa kapaligiran ni Sis Bridgie? May alam ka pa? Wala na. Wala pa ako naririnig. Hindi naman ako nanood ng ano. Sabi ni Isabela Bayanos, thumbs up mga kapatid, yung tagaya po, makalimutin na. Hindi ako nanood kay Miss Victoria kanina. Hello, si Radyo. Hello to everybody, sabi niya. Hello everybody daw sa inyo. Ayan, maraming salamat mga sisi. Sabik na din akong mag-stay sa ating mahal na inang bayan, Pilipinas. Ah, matagal ka na pala dyan sa Sis Glisiria Pablo. Yan, nandito na ang ating magandang batuta. Oh, magandang batuta. magandang kapatid na si Sis Bia. Andyan siya sa ibaba, akyat ka na Sis Bia. Yan, sabi niya, oh, good evening sa inyo lahat. Dyan sa taas, Sis Teresa, Sis Bridgie, Sis Claire Cruz. Love ya, love ya.
Yan. Dito ako nakatira sa Baguio, dati OFW din ako. Ay, ganun pala. Sa Baguio si Romana siya, Gruspe, malamig. Si Romana Gruspe, ano pala siya? Nasa Pangasinan lang siya. Daw, naka? Oo. Tapos si ano naman, si Rosalinda Tanduk, dati daw siyang OFW. So, maganda na ang takbo ng buhay natin, si Rosalinda, dyan sa hinaruroonan mo. Matagal ka ba din doon sa ibang bansa? Yan. Adela Bayanos, mga kapatid sa comment section, nabasa kong comment section. Di ko man kayo maisa-isa. Go para sa pagbabago. 13 years din si Glyceria Pablo pala. 13 years pa lang. Ibig sabihin, andyan ka pa din pala dyan sa ibang bansa si Glyceria. At ano ka na ngayon? Ano na ba ang special number mo ngayon si Glyceria? Kasi 13 years ka na dyan sa ibang bansa. Sino ang nakatira dito sa Baguio? Dalawin ka namin. Si Rosalinda Tanduk. Nakatira? Si Rosalinda Tanduk. Hindi, nasa Pangasinan po siya. Hindi, si Rosalinda Tanduk. Dito ako, okay. Nakatira sa Baguio. Si Baguio, si Rosalinda Tanduk daw. Si Romana Gruspe sa Pangasinan. Rosalinda Tanduk sa Baguio siya. Buongiorno, Senyor Adyo, sabi ni Sally Liraf. Ang hirap na ano. Uy, sis Tandingan, akyat ka na sis. Andyan ka pala sa iba ba? Buongiorno, Senyor Adyo. Senyor Adyo, sabi niya. Si Maria Sipojita, taga saan din kaya ito? Baka nasa ibang bansa din ito, no? Siguro. Nasa Japan saan po siya. Saan ka dito sa Baguio, sis Rosalinda Tanduk? Saan ka daw sa Baguio, sis Rosalinda? Para mabisita ka naman dyan ni sis Adela. Dida Balbuena, nilatiyat at sis Alilerat. Love you. Pidjing, Tandingan Channel at Dia Mirapintis. Awan, dito na pala si sis Andiyan na po si Andiyan na siya. Hello. Piding-piding pala kay si Standingan. Ay, Japan pa. Ay, oo nga, no? Kasi po dito ang apelido. Japanese yan. Japan po ako ngayon. Japan. Hello, Bea. Nasa house ka na ba? Ano ba yung tawag na sayonara? Sayonara, bye-bye. Naano pala ako, nagkamali pala ako. Sabihin ko sana kay arigato. Kasi Japanese arigato. Ito. Oh, arigato pala, ano ibig sabihin sa arigato? Ang sayonara, bye-bye, magbababa man yan, no? Ano, Maria Sipojita. Bye-bye sa Japan. Arigato. Arigato. Ay, kumusta pala yan? Sabi naman ni Rosalinda Tanduk, okay naman sis, ang buhay namin dito sa Baguio. Single mama daw, Miss Abela. Pero nakatapos din ang mga anak ko sa tulong sa tulong ng ex-husband. Nasa city cam siya, Miss Abela. Ini-raise na niya dahil siyempre makikita. Okay. Sa city cam. City cam sa Baguio. Bakit nandyan ka sa ibaba, si Tandingan? Nabaguhan ako sa iyo, hindi ka umakyat. Nakyat ka. Sabi naman ni Glyceria Pablo, dito sa USA, 13 years ako, pinakamatanda sa coach family. Matagal akong nag-OFW sa Saudi, Singapore, at Hong Kong. Dala na ang kahirapan, kaya katulong lang. Pero sige lang. Kahit katulong ka lang, hindi naman sabihin katulong lang kayo, tinawag kayong OFW. Kayo po ang naging hero sa ating bansang Pilipina. Bakit? Yes, dahil tama, kayo ang sister. Kayo ang may malaking naiambag dito sa ating bayan, sa ating bansa. Malaki ang naiambag niyong tulong sa ating bansang Pilipinas. Huwag mong sabihin katulong lang kayo, tawagin kayong yes. mga
OFW. Sabi ni Tandingan, paano akyat lilipad ba papunta dyan? Walang hagdan. Hagdanan doon ka sa ano, sa bahay ni Miss B. Maraming hagdan doon. Doon ka akyat. Doon ka. Tapos pag makita ka niya, makakyat ka na dito. Sabi naman ni Maria, Maria Sipudita, arigato, salamat po. Sayonara, babay or paalam. Ha? Ay, ganyan. Arigato, arigato. Si ano, si Maria Sipudita, ayaw niyang, bakit hindi umakyat dito sa atin? Ang ganda ng boses niya, si Maria Sipudita. Si Maria Sipudita, hindi yung ang sinabi mo, si Mero Kojima yun. Hindi pa yan ang si Maria Sipudita, umaakyat sa third bats. Ang ganda ng kanta, narinig ko doon. Ah, nakaakyat pala siya. Akyat ka dito, si samahan naman kami. Akyat ka rin dito siya, si Delos, si Sister. Kasi naman doon ka umakyat, dito hindi ka akyat, kahit taglit lang. Sabi naman ni Rosalinda Tanduk, dito ako nakatira sa upper game. Sis Abila, okay. Yan. Ay, si, thank you, Sis Rosalinda Tanduk. Pag may time, baka madalaw or magkita sa town. Okay. Ayan. Gusto talaga ni Miss Lumina na maano niya ang mga kapatid, lalo na nandyan sa Maynila, sa Baguio. Yan. Talagang bibisitain niya. Good evening, Coach Family, sabi ni Jules Gayaso. Rosalinda Tanduk, sige, sis, dito lang ako sa bahay. Thank you mga sisi, yes, proud na tama. Din kahit papano. Oo, wag kang sabihin na, ang dami mong mga bansa na napuntahan. Tapos sabihin mo lang, katulong ka lang, napaka, grabe, pagka-hero mo. Lahat ng bansa na napuntahan mo. Tatlong bansa na puntahan mo, ikaapat na yan dyan sa ano. Di, napakaganda US, talaga. US, napaka, USA. Magtatawagin ka din naming hero. Hero talaga. Yes. Yan. You're my hero. Oh, yun lang ituloy alam mo. Walang kaduktong. Walang kaduktong. Ganun ba? Yan. Sa lilirat, nagalaw siya sa standingan sa Anil TV. Sibin, 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 sibin. Love you. Yan. Maria Piamora, siya tatpo, si Tiri, si Birdie, si Bia, si Claire, Cruz, nagalaw siya tat mga sisi. Love you. Sis. Oh, nalaglag ba si ano? Oh, andyan pala. Sis Bia, nasa sasakyan ka pa? Okay, Sis Abila. Okay daw, Sis Abila. Kapag may time, magtagpo kayo sa isang lugar. Sa city. Ituloy mo po, Ate Birdie, ang iyong kanta. Iyon lang pa, yun lang daw ang naalala niya. Wala na siyang ibang nakita. Ayun Hi, lang Sis eh. Bia, kasi para ka namang tumingin, may barya ba? Ano ba yan? Para naghanap ka ng barya dyan, sa tingin ko. Tingnan mong mukha mo, oh. Pogi-pogi si ano, no? Sis Bea. Oo nga eh. Kung lalaki lang sana ako, ano ko na yan. Ano ba yun? Yung i-corner. I-corner hindi, mo na. Hindi, corner. Hindi. Ano, gagawin sa magandang, ano, magandang, yung bang ligawan. Ligawan pala. Oo, oh, nanliligaw na ako. Ligawan. Oo, pero pag makita ko ang batuta, tatakbo talaga ako. Oo, tumakbo ako palayo kasi malaki ang batuta. Santong paspasan, ha? Santong paspasan. E-corner. Oo, e-corner ka na niya, kagad. Corner talaga. E-corner ko yan talaga. Pero, makita kong batuta na malaki, ay may bigla akong umihina kasi grabe namang batuta na yan. Kapag ipuspos yan sa iyo, naku, patay. Ganun. Yeah. Panakot lang yon. Hindi rin niya may babanat yan. Maniwala Wait, ka kay Bia. Bagay na bagay, ano. Bagay na bagay kay Sis Bia, yung makisig niyang pangatawan. Tapos maghawak siya ng dalawang revolver. Naku. Lalo na armalay. Naku, grabe. Matatakot talagang mga taong pag makita. Bakit?
Laki-laki ng pangatawan. Pero, pagkantahan na. Naku, napakagandang pakinggan ng busi. Ganon. Kayo muna, dito pa ako sa ano. Ay, asan ka pa pala? Biyahe, sa biyahe pa. Ay, sa biyahe ka pa pala. Ah, ganon. Mm-hmm. Yan, okay, antayin ka namin ha. Yan. Sabi ni Abila Bayanos, hi Intan, maraming salamat sa pag-aakyat mo. Parang nakaka-aakyat na rin ako. Andiyon pa doon, pala siya sa truck. Oh, truck naman. So, ano? May nunal pala, sis Beatrice Mirapintis. Oo, may nunal. May nunal ka ba, sis Bia? Pati sa puwit niya, may nunal yan. Kapag may nunal ka daw sa itaas, meron din daw sa ilalim, iba, sa ibaba. Yan. Shout out kay Tandingan Channel, kay Jul Gayaso. Ayan. Oh, may nunal ako, may nunal. Yeah, may nunal nga de pala. May kandiis ka ba? Yung may ano dito sa pisngi, meron ka ba? So, be, tingnan natin, tawa ka daw dyan, tingnan natin, may ano ka dimple ba? Dimple. Dimple yun. Dimple. Ay, meron ako dimple sa puwit. Sa ano, hindi naman pwet dito sa may hindi, ano hindi na, hindi Marian kasi hindi doon makita yan, hinahanap namin yung nasa pisngi. Yung kay Angga may nonal si Angga sa kaliwang pisngi. Si Sis Bia, kaya pala siya maganda busis niya kasi may nonal, kasi sabi nila kapag may nonal daw maganda daw ang busis. At palaging yung gumagana na ganahan daw na makikinig ang mga ano, kasi yun daw ang palatandaan, maganda ang boses kapag may nunal. Totoo ba yan, Sis Virgie? Maniwala ka ba? Sabi mo lang yan. Oh, Sis Virgie, maniwala ka ba? Ako, oh, no. Maniwala ako. Bakit? Maganda naman ang boses ni ano, ni Sis Bia. Ah. Ganda naman. Ah. Tapos, tapos ikaw, ano masabi mo? Mabulados. Bulados na si, ano eh. Magaling magbulados na si Sister eh. Bakit, hindi Chris, ako... atandingan? Akyat ka na? Eh. Uy, hindi ako magbulada. Nagsabi lang ako ng totoo. Eh, hindi mari lang kasi hindi ako gusto na magbubulada ako tapos ako din ay balikan, nabuladahin, ayoko mo ng ganyan. Totoo yan sinasabi ko eh. Kung lalaki ito eh, bulero eh. Maraming mabibiktima ng mga babae eh. Bulero. Kaya nga ginawa siyang babae eh. Oo. Kung lalaki lang yan, dako, ang dami kayang chicks niyan. Bulero eh. Ay, bulero ba? Oo. Bulero ba? Pero may babae ibang bulera? May babae ibang bulera? Ikaw yun. Ikaw yun. Hindi. Ikaw yun. Hindi ako mandadala. Yan. O, bakit ako atikiri? Marami akong nunal. Pero di naman magandang busis ko. Oh, tignan mo, may nagpatunay na. Nagbubulero ka lang. Hindi. Diyos Gayaso, hindi ka lang nagsabi ng totoo. Bakit? Kasi kapag sabihin mo nga pati din ako, ay paakyatin ka talaga namin. Kapag yes, Tandingan nandiyan si Miss B. Miss B, paakyatin mo na si Tandingan. Samba may nunal si Andrea. May, mag-mute ka sister eh, may tunog sa bahay mo. No, ay, sis walang Claire tunog pala. Sa akin dito ah. Sis walang Claire, tunog sa akin dito. Nakamali ako. Hoy, huwag mo akong pagbintangan. Baka nakamali ako. Mapunta tayo. Baka mapunta tayo sa Sgato. Bakit? Si Sis Claire ang sinasabi ko. Ay, ayan. Ay, ito ha. Linawin natin. Ito si Jules Gayaso. Alam na ng mga mini niya na maganda ang busis. Kasi kapag malaman natin maganda ang busis, pilitin nating papaakyatin. Eh, ayaw umakyat. Eh, kaya, sinabi lang niya na kahit may nunal siya, hindi magandang boses. Kasi pag nalaman natin magandang boses, papakyatin, pilitin natin, bibirayin pa natin dito sa itaas. Tawag kayo ng police, pakyatin niyo si Standingan. Tawag daw kayo ng police. Ay, naku.
Ayan. Si Beatrice Mirapinte. Oh, bakit? Oh, ano na nangyari dyan? May ambulansya na naman. Sabi ni Abila Bayanos, dapat ako ang maganda kumanta eh. Inagawinsan ko Beatrice, pero okay lang. Dahil siya ay ututo. Sabihin kakanta para sa akin. Mahal, kakanta talaga. Love you, Insana. Inoto-oto rin siya. Hindi. Hindi namin. Sa totoo lang ha, real talk tayo. Hindi ako marunong mag-uto-uto ng ano. Ang nakita ko lang, talagang mabuting puso din. Ang ating kapatid na si Sisitia. Bakit? Kung anong pag-usapan, kung kantahan, kantahan talaga. Hindi ko yan naalala na naging ano siya, na humihindi kong pagkakantahin mo. Bakit? Siya ang magaling kumanta eh. Alam niya na siya din ay nandito sa stage. Alam niya, andito siya sa harap ng mga tao. Walang naman siyang manahimik lang. Oh, kapag kantahan na, kumakanta yan. Pero hindi sabihin na inuuto-uto natin. Ganyan talaga si ano si Sisbia. Nakukuha ko ang kanyang ugali na talagang sumang-ayon din siya ba? Sumasakay din kung anumang ano. Yan mo makikita ang taong mabuti. Diba? Hindi, kasi ang iba kapag hindi na sila kumakanta, magalit pa kung sabihin mong kanta ka na. Ganon. Yun, si ano. Bakit? Dahil marami din siyang ibubuga na mga kanta. Nabasa mo ba si Juan kanina? Nabasa mo si Lil Rider kanina? Wala. Hindi ko nakita si Lil Rider. Nandyan kanina si Lil Rider. Hello, sis Lil Rider. Hindi ka na nakikita ni sister eh. Basahin mo. May dalawa lang mata ko eh. Hindi tatlo. Hindi ko nakita na eh. Kaya... Nakalampas na. O, bakit nakita mo? Hindi mo sinaset out. O, ako pang ano mo dito. Ayan. Pasita Dano, kakanta talaga si Sis Bia. Dahil live niya ang... live niya ang gift niya, ni Lord. Gift sa kanya na song lover. Oo. O, bakit? Masaya siya kapag kumakanta. O, diba, Sis Bia? Kumanta yan. Masaya siya, hindi yung kumanta lang makasimangot, oh. Ikaw si Verde. Ikaw, for example, nakasimangot ano? Ka, kumanta ka, anong boses mo kaya? De, for example kahit lang, kung nakasimangot ako, kahit nakangiti ako, talagang hindi magandang boses ko, ikaw talaga. Ay, kung talagang gift niya ang boses, gift niya kung ako. Maganda naman ang boses mo. Maganda naman ang boses mo, makukuha mo ang boses bata. Kuha mo ang busis matanda. Ganun. Yun. Kuha yan mo. Oh. Walang, so, ibig walang sabihin, ano. Huwag mong sabihin na ano, hindi maganda ang busis mo. Makukuha mo ang mga tono sa mga ano. Oh. May kahit, ano, alam nyo, may isang malaking bituin. Yung ang bahay ni ano, siguro. Bahay ng amang, yung Lumika. Ano. Yung ano natin? Yung pinagkatiwala natin. Oo. Yan o. Malaking between o. Nandyan. Iisa lang naman. Diyan sa taas o. Kitang-kita ko dito. Siguro tinitignan ako. Tinitingnan ka? May mata pala yan. Siyempre o. Ang laki-laki o. May telescope yan ah. Oh, sabi love, naman ni Pasita Dano, love the gift of God sa bawat isa sa atin. Oh, tama. Yes. Pero sana alam niyo, ako naman binigyan ng magandang boses. Lagi akong kumakanta pagka maganda lang boses ko. Pero hindi pa namin alam kung ano ang mga gift na ibigay sa mga kapatid natin dito dahil hindi pa nila naipakita. Kami dito ay lantad na. Gusto po namin na ang bawat kapatid natin dito ipakita din ang kanilang mga talento at get na binigay sa Panginoon. Ngayon, ito naman ang napag-usapan natin. Love the gift
of God sa bawat isa sa atin. So ibig sabihin, may mga gift na ibigay sa inyo ng Panginoon. Gusto sana namin na makita kung ano yan. Katulad kung ang gift mo ay magaling kang sumayaw, magaling kumanta, magaling magdrama, magaling umiyak, magaling tumawa. Ganun. Diba? Ayan. Shout out pala kay Romana Gruste, Rosalina Tandok, sabi naman ni Pasita. Dano, shout out sa lahat sa taat sa comment section. Tamad na ako mag-type, sobra pagod sa trabaho. Oo, kasi ano ka naman, oh? Ano ba yung tawag sa inyo ng Bisaya, ang Bisaya sa sastre? Yung mananahi ba? Ano ba yan sa Tagalog, Sis Virgie? Cultivate ang talent bigay ni God at gamitin pagpuri sa Kanya. Oo, tama, Sis Tandinyan. Sastre po. Sastre? Ah, sastre pala. Sastre. Yan. Kaya kung sino man sa inyo gustong magpatahi ng magandang ano, tawagin lang ninyo si Sis Pasita Dano. Pero nasa ibang bansa man siguro ito siya. Oo. No? Nasa ibang bansa. Andun siya. Bawat isa sa akin may special gift sila. Talent bigay ni God at gamitin papuri sa Kanya. Papuri sa Kanya. Yes. Wala. Yes, umalis, tama. Umalis ba si Miss B? Parang hindi ko nakita siya hindi, umalis. Hindi pa umalis. Hindi pa siya umalis. Baka busy lang sa ano. Baka busy lang. Yes, tama. Baka may ginagawa lang. Abela Bayanos, wala akong makitang hagdan akyat. Sana ako decoration lang dyan sa taas. Oo, pwede. Punta ka sa ano, Victoria Vlog. Andun sa bahay, Victoria Vlog. Marami doon. Doon ka, tapos sasabihin namin, Miss Victoria, pakibuksan. Ayan. Huwag pong kalimutan ng tamsak. Like and share para sa humanitarian, mga kapatid. Ayan, ni Dabalbuena, Bella Payanos, Pasita Dano, Tandingan Channel. Ayan, Rosalinda Tandok. Ako, punta ako dyan. O, sige, punta ka. Romana Grospe, Maria Sipojita, Pasita Dano, Sally Lerap, ayan, ni Double Buena, shout out. Anong topic natin, sister eh? Tanungin natin ang sa ibaba. Hindi pa sila, ano. Baka akyat din ang iba nating makapatid bago natin kausapin kung anong, ano. Abila Bayanos, wala akong makita hagdan. Ah, okay. Punta ka lang sa Victoria Vlog. Andun. Pagsalita ka na nga dyan. Oh. Malayo ka pa ba, Sis Bia? Parang may katabi si Sis Bia na catch dyan. Kasi ano siya, nag-smiling. Bakit kaya? Ano kayang meron? Siyempre, may nakakapag-ipa-smile dyan. Pa-smile-smile ka pa dyan. Ano yan, Sis Bia? Ikaw talaga. Hayaan mo lang mag-smile para maging bata. Parang, ikaw talaga. Parang mag-silos ako sa ginawa mo. Pa-smile-smile ka pa dyan. Pa-smile-smile. Oh, ka pa dyan. Marami pang tao. Oh, tignan mo sa likod niya. Oh. Marami pang ano, nasa sasakyan pa siya. Oh, tignan mo. Oh, oh. Ay, ganun. Oh, ikaw talaga. Magano ka dyan, ha? Magano ka, magayos ka dyan. Huwag kang pasmal-pasmal dyan. Wala kang baka tiwala sa kanya talaga. Marami na akong kakuntra. Ano ba yun? Kakaribal dyan. Sobra talaga ito. Bakit tibag ka ba? Pagdating mo dito sa bahay, talagang ano, ano ko, pisliton ko yung pisngi mo. Pisliton mo dyan. apan na ka, no.
Pisliton ko ng ating day. Pisliton ko din ng ating mo day. Wala ako makitang hagdan. Akyat sana ako, decoration. Walang hagdan talaga. Bakit kaya? Sa Victoria Vlog, may hagdan ba? Oo, meron marami doon. Oh, meron daw. Sino kausap mo dyan? Kayo. Kaya nga pinagsasalita mo, baka sabihin yung katabi niya, bakit sino kayang kausap ito, sasabihin yung katabi niya. Hmm. Ayan, eh, sabi ni Josephine. Maniwala lang ako kung makita ako, lalaki ba yan o babae? Pinakita ha, na nga niya. Asan? Ah, babae pala, ayan, sa no. Kabila, sa kabila. Sa kabila naman. Oh. Ayan o, ay, babae rin. Babae. Pero ang kaharap mo, talaga. Ang kaharap mo, lalaki. Daw talaga, sister eh. Ayan, mapagpalang gabi Gambal, Sir Pong, Angga Busli, at sa lahat ng nasa likod ng Kingdom of the South. Mega, mega love shout out. Yan, sabi ni Josephine SWA. Kumusta, sister? Kumusta, Josephine? Sis Josephine, kumusta? Oh, magano ka lang ha, magbasa ka muna saglit, saglit lang. Marcinger, may Max Hermina Aria, pogi haha, sabi niya. Maria C, ay Maria F. Amora, Josephine SWB, CC, love ya. Max Hermina Aria, tawa, 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 tumatawa siya. Sa Lilira, may galap siya, tawa, Josephine SWB, yan. Josephine, good evening, Chris Maria, Sis Virgie. Sis Claire, Sis Bea, ayan, Sister Ray, ayan, Maria Femora, ayan, nag-shout out silang lahat, Max Hermina Aria, Maria Femora, ayan, Max Hermina Aria, Josephine SWB, ayos lang, Sis Bergy, kinig lang habang nagluluto. Anong linuluto mo, Sis Josephine? Anong putahe mo ngayon, Sis Josephine? Yan, Rosalinda Tandok. Shout out. Sis Claire, shout out ka naman. Ano, kumakain ka na? Sis Claire, kumakain ka na. Nakaligo ka naman na siguro. Oh, maaga akong nakaligo. Kaya maaga akong nakaakyat. Oo, kaya kitang-kita naman sa face mo, yan. Nandiyan na si Sis Abella Bayanos, nakadilaw siya. Hello, shout out, Bella. Shout out sa inyo. Magsa-shout out ako sa, ano, sa comment section. Baka ako malaglag. Oh, ayaw mo nang mag-shoutout. Sis Abella, shoutout ka muna. Bati-bati ka muna. Okay. Pasensya na. Kasi. Okay, shoutout sa lahat. Pasensya na na. Medyo ano tayo, konti. Marinig ba? Yes, dinig po. Kasi mga ano maingay mga aso dito, silang naririnig ko. Okay, maraming salamat sa inyo. Of course, mauna sa ating Amang Lumikha. Siya lagi ang nagbibigay sa atin ng lahat. Maraming salamat dahil binigyan naman tayo uli ng pagkakataon upang tayo ay makaakyat, magkasama tayo lahat dito sa taas. At, Amang Lumikha, maraming salamat sa iyo. Kasi hanggang ngayon, nandito pa kami. Nagkakaisa, tuloy pa ang ating pamilya na kahit anong pinagdadaanan ay nandito pa rin kami. So, wala kaming ibang pagsasalamatan kundi hindi ikaw. At of course, ang ating mga lolo, maraming salamat sa inyo. Ang amang mahal natin na amang senior fam, ang ating mga barako, mahal na mahal namin kayo at saan man kayo naroon ay mag-iingat kayo lagi.
At ganun din, of course, sila Mami Nikolay. Alam natin, busy-busy sila. So, hindi natin sila nakikita na nagko-comments dyan. Pero, andiyan pa rin sila, I'm sure, nakantabay sa atin. At maraming salamat sa inyo mga pamilya dito sa Kutz Family dahil nandito pa rin kayo na nakasupport. Hindi pa rin kayo gumagaywang at maraming salamat dahil lalo tayong pinagtitibay ng ating paniniwala sa ating nakikita at ganun din sa paniniwala sa ating mga barako sa kanilang gawa at sa kanilang ginagawa of ating boss at saka of course Sir Kambal na sila po ang bumuo sa pamilyang ito. And maraming salamat, Ma'am V, andiyan ka lagi. Hanggang ngayon, nandiyan ka, pinapaakyat mo kami. Maraming salamat dahil ang laki ng pinagbago ng pamilyang ito. Tayo po ay nakakapagdasal na. Ayan po talaga ay pinaka-importante sa bawat pamilya, sa bawat organization, sa bawat ganun din sa business. So, maraming salamat dahil andiyan kayo na nakikipag-isa na ipagpinagpipray natin ang ating kinabukasan, hindi lang sa ngayon, kundi pati sa ating generation. At saka itong paglalago ng company na ginagampanan ng ating mga barako. So maraming salamat talaga sa inyong lahat. Yung mga kapatid na nasa comment section, maraming salamat sa inyo dahil andiyan kayo lagi na nakasupport, nakabantay sa ating bahay. Dahil kung wala kayo na nakabantay dyan, yung bahay sa taas, magigiba din yan. So, maraming salamat dahil patuloy tayo sa ating pinaglalaban. Magkakaisa na ipag-pray ang pagkakaisa din ng mga nagtatrabaho para sa pagbabago. So, ano pa ba ang dapat kong sabihin? Maraming salamat sa ating mga barako. Matagal-tagal na rin na hindi natin narinig si Sir Kambal na umakyat, pero I'm sure na pag magkaroon ng time yan ay aakyat din yan kasi I'm sure nararamdaman niya rin ang ating mga nararamdaman na namimiss din natin ang kanyang pag-akyat para marinig natin ang kanyang boses. At I'm sure na siya rin ay namimiss niya rin tayo na makikinig sa kanyang sasabihin. At maraming salamat pala kay Sir Arho na alam ko 2 times na umakyat na siya lately. Umakyat siya kaninang umaga, madaling araw. Hindi lang ako naka-comments pero nakinig ako sa kanyang late pala, replay pala. Dahil nung pagising ko ay bumaba na sila, nag-close sila. So, ganun talaga ang buhay at maraming salamat. Patuloy tayo na manalangin, lalo sa mga nangyayari dito sa labas. So, ipag-pray natin. Dahil lahat naman na ang mga nangyayari ay na sabi na nila Sir Kambal at sila Boss nung panahon pa ng sa Bulang Kristal at saka sa Encantadia. So, hindi bago sa atin na ang mga nangyayari ay nagaganap. So, binigyan tayo ng babala noon pa. So, lahat ng mga nangyayari ngayon ay narinig natin noon. So, para hindi ako masyadong makaboring, ibabalik ko muna sa inyo. So, mamaya na lang ulit. Decoration muna ako, okay? Balik ko muna sa inyo. Okay, salamat Sis Abela Bayanos. Ayan, Sis Tandingan, andyan na yung mga hagdan. Akyat ka na, Sis Tandingan. Ayan. Shout out mga kapatid. Ayan, Merco Jima, Josephine. Ayan, Bit Matudan, Josephine. Hi, Migusar. Shout out bro, Arhok.
job. Ayan, Jaime Gusar. Parang bago sa akin ito, sister eh. Jaime Gusar. Josephine, shout out. Jaime Gusar, tama. Ayan, Josephine SWB. Ayan, Jaime Gusar from Rekab. Ah, Rekab, Tandingan Channel area. Basta, be smart at free lang always be. We be with you or for our prayer. Yan, sabi ni Tandingan dyan. Si Tandingan, nandyan na yung agda, nakyat ka na. Jaime Gusar, shout out sa lahat. Josephine SWB, shout out. Maxermina Aria. Rosalinda Tandok, ayan, shout out. Okay lang naman ako si Tandingan. God make a way lagi sa pagbabago. Not instantly, pero unti-unti lang. Sabi ni Max Hermina, Bet Matudan, Ayman Niraga, good evening po mga atis sa taas at mga kapatid sa comment section. Love you all, pasensya na di po kayo maisa-isa. Sobrang busy po, bawi na lang po bukas, kinig lang me. Okay, kinig ka lang. Josephine SWB, ayan, shout out, Tandingan Channel, Josephine. Akyat ka na, si Tandingan, Maxermina Aria. Ayan, shout out sa inyong lahat. Josephine, oh, Tandingan. Bakit naka-akyat si Sabila, si Tandingan, wala pa? Oo nga. Naka-akyat na si Sabila. Okay, back to your sister. Excuse me, dyan ako sa kabila, sa naumakyat. Doon sa bahay ni Mamsi. Baka pwedeng, baka siguro, pwede muna. Okay, and bigyan ka po namin ng pagkakataon magsalita si Sabila. Nagsalita na ako kanina. Pero okay, dahil binigyan mo naman ako, gusto kong mag... Okay, matagal ka namang hindi umakyat, pagkakataon mo na din ngayon. Okay. Ako'y magpapasalamat sa ating mga pamilya sa Mindanao. Shout out sa inyo lahat dyan. Kung may nakikinig man sa inyo, kung wala man, okay lang yun. Pero kung may nakikinig sa inyo, shout out sa inyo dyan lahat. At lalo din sa mga nagtatrabaho, of course, sa Coats Company, kami nagpapasalamat sa inyo dahil andyan kayo na tuloy na nagtatrabaho pa rin. Dahil, alam nyo, may mga workers talaga na hindi lang trabaho ang kanilang nga rin din, kundi ang kanilang puso ay na-devoted din sa Coats Company. So maraming salamat sa inyo dyan. Kasi kung wala kayo, ay hindi rin tatakbo ang Coats Company, ang business, kapag wala kayo dyan na nagtatrabaho. So maraming salamat at sana po ay mararamdaman din ninyo ang aming pagmamahal sa inyo habang kayo po ay nagtatrabaho at inspirasyon namin kayo. Hopefully na kami rin ay inspirasyon ninyo na magtatrabaho para mas paigiin ninyo pa dahil alam nyo marami din mga investors naman na pursige na ibangon ang ating Coats Company. At kung ano man ang mga pinagdadaanan ng ating kumpanya, ganun talaga yon dahil wala naman talagang business na dire-diretso yan. Lahat ng business po ay dumadaan sa trials. Pero yung pinagdadaanan natin ay dyan tayo lalong maging matatag at para lalo tayong lumapit sa Panginoon na mag-pray dahil hindi lang ang itong company ay maraming matutulungan kasi kung ito ay bumagsak, kawawan naman ang mga nagtatrabaho. Lalo yung mga nagtatrabaho na talagang pursige naman na ang puso din nila ay gusto nilang lumago itong trabaho nila. So,
huwag nating kalimutan na isama din ang mga workers kasi kailangan din nila ang prayers natin. At of course, yung mga nandiyan na gumagabay din sa lahat ng ginagawa ng nasa likod ng Coats Company at Coats Family. So, ano pa ba ang dapat kong, anong gusto niyong mapag-usapan? At makikinig ako. Okay, balik ko muna sa inyo. May kapayapaan na nahimik na sila. Hello po. Nanahimik kayo talaga. Anong klaseng kapayapaan itong nasa taas? Talagang nagkaisa kayo yata. Ha? Nakamute sa lahat. Kakantahan po na kayo sana kung talagang nagkaisa kayo na hindi magsalita dyan. Okay, sis Tere, anong ginagawa mo? Busy sister ngayon. May bisita siguro yan. Ayan, basa tayo ng comment section. Sabi ni Manjo, sis Manjo, yahoo, yahoo, mega love, shoutout po. Mami Teresita Jopia, Mami Bergeri, yes, sis Abela, sis Beatriz Mirapuentes, love ya all. Present po, kinig-kinig lang po muna, mga mamis yan. Tunay na kapayapaan, tahimik, sabi ni Pasita Dano. Yes, sa lilirap, yan. Sari Sunflower, shout out. Abela Bayanos, make love shout out, Sisi Labia. And Maria Faye Amora, bakit kaya hindi ka na makita ang Elhis? Bakit kaya hindi ko na makita ang LS ng third batch tonight? Hindi ako nakapanood. Hindi ko na ma-search. Bakit kaya? Baka naman na ano, ewan ko. Ayan. Bet Matudan, shout out. Ayan. Si Ate Burgess, Tukayo Beatriz, Bella Bayanos, good evening, Coats host. Ayan. Shout out sa inyong lahat, mga kapatid. Sister Ray, anong ginagawa mo? Busy ka ba? Si Ate Claire. Anong nangyari? Ate. Walang nagsasalita. Hello po. Hello si Claire, bati-bati ka. Shout out ka. Shout out sa inyong lahat. Hindi dyan na dumating din ang ating son. Pero magsalita ka muna, Ate. Ate Claire. Wala pa. Ay, nasa daan pa. Oh, madilim. Naglalakad pa. Sis Bea. Okay. Pasita Danis WB Girls. May love shout out, sis. Ay, eh, double brain. Ay. Babasa po ba ako? Okay. Sali Lirab. Okay. MLSO. Ladya. Rosalinda Tandok. Manjo MLSO. Sis Labia. Pasita Dano. Meruko Jima. MLSO Sisi. Manjo Velasco. Meruko Jima, MLSO Sisi Labia. Pasita Dano. Eda Balbuena, MLSO Sisi. Manjo Velasco. Rosalinda Tandok, MLSO po Labia. Pasita Dano. Rosalinda Tandok, MLSO Sisi. Heart, heart. Meruko Jima, MLSO Dins, Pasita Dano, Labia 2, Sis.
Manjo Velasco, Pasita Dano, MLSO po, Labia. Pasita Dano, Manjo Velasco, MLSO. Hirap ko pong sabihin yung Odja, ano, Odja nam ba yun? Sali Rirab, MLSO, CC, Labia. Wala na po. Okay, andito na ang ating kapatid, si Sis Tandingan. Bati-bati ka na. Shout out to Tandingan. Hello. Hello, Miss Abela. Hello, Sis Tandingan. Ayan. Mababati pa ba ako? Parang late na ako ah. Eh, ayan, magandang. Oo, kanina pa ako doon sa baba, pero wala namang hagdanan kaya di nakaakyat. Naantay ko lang. Ayan, nakaakyat na ako. Ayan, andito na ako. Ayan. Okay. Maraming salamat, Mambi, sa pagpapakyat sa akin. Sa ating lahat dito, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga. Ayan, saan man sulok tayo ng mundo. Ayan. Maraming salamat. At may galag shoutout dito sa mga kasama ko sa taas. Kay Bia, kay Mami Bergie, kay Mami Claire, kay Mami Terry, at kay Miss Abila. Ayan. Migalab shoutout sa inyo at sa baba. Ayan. Migalab shoutout po sa baba. Ayan, kanina yung namemorize ko lang. Ayan. Romana Gorospe, Gleseria Pablo. Ayan, migalab shoutout sa inyo mga kapatid. Aria Pasitadano, Ida Balbuena, Manjo Velasco. Ayan, migalab shoutout po sa inyo. Rosalinda Tando. Sino pa yung kanina? Yung memorize. Mero Kojima, Sally Lirat. Ayan, may galab shoutout po sa inyo dyan sa baba. Sa mga hindi ko po nabate. Ayan, may galab shoutout po sa iyo. Sa inyong lahat at mga gandang buhay, Coach Family. Back to you sa mga mami. May topic kasi na tayo ako. Yung kagabi pala, naalala ko. Anong topic? Kung gusto nyo, kasi narinig ko yun kasi, at saka nabasa ko rin sa Biblia, pero hindi ko alam kung saan sa Biblia, at hindi ako nag-research. Pero sasabihin ko rin, yung mga, ano, may mga ayaw pakinggan o ayaw maniwala o ano, sinasabi ko lang na rinirespeto ko ang gusto ninyo. Ayan. Ang ano ko lang kasi, narinig ko lang kasi, naniniwala ba kayo sa ikapo, sabi nila, sa mga simbahan, sa mga ano, chapel, mga ano, yung ikapo daw. Naniniwala ba kayo? Magandang usapan ito. Magandang usapan ito. Ba? Kasi nadinig ko yon, yung ikapo na yan, wala daw katotohanan yan. Ang importante at ang pinaka mahalaga sa lahat, yung nanggagaling ng taos-puso mong pagbibigay, kahit konti lang daw kung taos-puso talagang pagbibigay mo, yun daw ang pinakamahalaga. Yun ang sa akin ah. Yun. Ikaw si Standingan, ano? Apo, tama kayo dyan. Kasi tama, sa akin, talagang nakasulat talaga sa Biblia na magbibigay tayo ng 10% doon sa kinikita natin. Pero para sa akin, ako ang mag-decide kung saan ko ibibigay. Kasi alam naman natin na ang Panginoon, sabi niya, ibibigay niyo sa mga mahirap. Eh sabi ng Panginoon, ibalik niyo sa akin. So saan ang templo ng Panginoon? Kasi 'di ba laging tinitingnan ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. So kasi ano lang, ideya ko lang to ha. Kasi ako, matagal na talaga akong, ano, simula pa ng maliit ako, nagbibigay talaga ng 10%. Nung nakapagtrabaho na ako, talagang nagbibigay ako ng 10%. Alam mo, ang Panginoon, alam niya, kung binigay natin yung pera, alam ng Panginoon yun, binigay natin, dahil alam natin, para sa gawain yun ng Panginoon. Ibig sabihin, ng gawain para sa Panginoon, halimbawa, kung nasa simbahan ka, kung alam mo lang na ang binigay mo ay nakakatulong din sa pagbibigay ng palaganap ng words ng Panginoon, okay lang yon. Pero titingnan din natin, minsan ako kasi na-realize ko na sa katagal ng nag-ano ako, kasi noon pa yon, wala akong pinatamaan ha, ano lang ito,
yung ano ko lang, yung experience ko lang. Kasi syempre sa mga napasukan nating organisasyon, sabihin na lang natin organisasyon para sa Panginoon, talagang nagbibigay tayo ng ganyan. Minsan pa mayroong mga hiningi na kailangan mag-fundraising tayo para diyan, para doon. Alam mo, hindi yan siya masama. Depende yan sa layunin. Kung ang layunin ay nakakatulong doon sa mga mahirap, o ang layunin para paano tayo ma-multivate sa ating sarili na tayo mapagbigay para sa ating kapwa, yun ang importante doon. At saka, yung na-realize ko, mas gustuhin ko na ang 10% na sahod ko, i-direct ako na ibibigay sa mga mahirap. Kasi hindi naman kailangan, para sa akin ha, walang basagan ng trip dito kasi kanya-kanya tayo ng prinsipyo. Para sa akin, mas gustuhin ko, ibigay ko direct sa mga mahirap na, o institusyon na mga nangangailangan ng tulong kasi talagang nakikita mo doon talaga yung nagamit yung pera doon. Kasi nung na-realize ko kasi, nung nandoon, marami na akong napuntahang mga, sabihin na lang natin, simbahan. Bawat nakikita ko, ang mga mahirap, hindi man lang malilingon. Ang mga mahirap na naranasan ko yung mahirap na pumasok sa simbahan, wala silang kinakain, hindi sila nagbibihis. E dapat, para sa akin, nung nakita ko kasi maganda yung napasukan kong talagang organisasyon ng simbahan, mayroon silang kumpleto lahat, mga ministry department, lahat-lahat. Pero nung nakita kong may mahirap, parang hindi sila willing na tumulong. E pumunta sa simbahan, noon na-realize ko na siguro sa pamamagitan noon, ang gusto lang nila, magdala ka nga daw ng kaluluwa doon para dumami ang tithes. Parang ganun. Kasi nung na-realize ko, parang nasabi ko sa Spanish na La Iglesia is la casa de piedra. Kasi bawat anuhin nila, hindi nila nakikita ang mahirap. Ang nakikita nila isip daw yung kaluluwa. Pero bakit yung mahirap? May kaluluwa din naman yun. May alma din naman yun na kailangan niyang, kaya nga least fortunate siya, kaya nga tulungan natin yung least fortunate. Kaya simula noon, ako yung talagang umalis ako at ginugugol ko na yung sarili ko sa pagtulong, yung direkta na. Kasi alam ng Panginoon eh. Kasi naniniwala ako, walang religion talaga na makaluta sa atin kung hindi kung ano yung nasa puso natin. At saka, na-realize ko rin, ikaw na nga, kagaya nung kayabangan magbigay ng 10% para ma-recognize. Ako talagang observe ko yan. Kaya ako, karamihan yan, na-observe ko yan. Nagbibigay sila nga, pero payabangan. Ako, kasi baka mamaya may makakita dito, kamag-anak ko. Ay, ganito na lang, minsan, halimbawa, tayong abroad, mayroon tayong mga relatives doon, kahit na nga wala ng kinakain, magbibigay lang talaga ng 10% doon sa simbahan para lang, para ma-recognize. Sa tingin ko, hindi talaga yon. Ang 10% na yon, siguro nababatay sa puso mo kung saan mo naibigay yon. At hindi na kailangan malaman ng tao saan mo binigay, saan mo yon. Kasi alam ng Panginoon eh. Kailangan pag nagbigay ka, yung walang nakakalam yung sikreto na alam ng Panginoon. Oo, tama. Yun ang ibig ko sabihin, hindi yung pagmamayabang, yung 10% ko, yung card ko dyan sa simbahan na yan, card ko, kasi ibibigay ko na yung 10%, o di kaya mag-donate ako, ganun. Pero alam nyo, ang Panginoon, tumitingin sa puso ng tao. Tumitingin sa puso ng tao, pero kaya, sabi ko nga, mas gustuhin ko pang tumulong direkta sa taong nangangailangan kaysa bagay na siguro hindi naman ako nagsisimba pero nananalangin ako. Siguro yung naanuhan ko na ang templo ng Panginoon ay ang ating sarili. Kasi ang Diyos namumugad sa atin, hindi namumugad sa simbahan. Kasi kung hindi naman masama yung simbahan, nagbibigay sila ng mga payo, mga para maging mabuti ang tao, pero
kung alam mo ang ano sarili mo, kung saan ka talaga kakapit. Pero para sa akin, kailangan talaga na-realize ko simulang maliit ako. Kasi marami akong nakikita. Ano ko na lang, hindi ko na lang isali yung mga tao. Sa sarili ko na lang, pamilya. Ang alam mo, ang maging matured talaga sa pagmamahal at sa pagkaano ng Panginoon ay ang ating puso eh. Hindi yung iglesia eh. Kasi yung iba, nagsiserve sila sa iglesia, pero ang mga ugali, ganun pa rin. So, kailangan talaga na yung sarili natin, para sa akin, naging matured ako, kung saan ko ibibigay yung 10% na kinikita ko. Talagang binibigay ko yan. Minsan nga, lalampas pa ako dyan sa 10% ko kasi alam ko na ang Panginoon magbibigay pa sa akin na mas higit pa doon. Pero sa awa naman ng, alam ko, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Sa tagal ko nang nag-iisa sa buhay ko, simulang 15 years ako hanggang ngayon, andito ako. Hindi ako nawawala sa landas. Andyan pa rin ako. Andyan ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, nakikita niya kung anong ginagawa natin. Sa pagbibigay natin sa Kanya, ibalik natin sa Kanya yung mga binibigay niyang biyaya sa atin, alam niya kung saan mo binalik yon. Para sa akin, binalik ko doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi doon yon ang talagang humanitarian. Ang ibig sabihin noon, humanitarian. Yan para sa akin. Binibigay ko ang 10% at ako'y naniniwala dyan. Ayan, Mami, back to you. Yes. Okay. Next, Sis Abela. Pwede bang magbigay ka rin? Pwedeng pass muna kasi dinner time. Pass muna. Okay, sige. Okay, mamaya. Okay, Sis Claire, anong masasabi mo sa topic natin, Sis Claire Cruz? Hello, Sis Claire. Hello po. Oh, anong masasabi mo sa topic natin, sister? Hindi po nakakukuha sa yung, kasi sa simbahan po, payabangan kasi. Hindi po ano. Pagka may pera ka, papansinin ka ng mga nasa simbahan. Pag wala kang pera, dead maka lang nila. At saka ano po, hindi rin po ako ano sa yung, kasi wala naman akong trabaho, kaya hindi 10% kung ano lang po yung kung nai-share ko sa simbahan, sa mga tao. Saka ang sineshare ko lang sa mga tao yung aking spiritual healing. Pero sa simbahan nagbibigay din ako noon. Kasi nga hindi ako masyadong nagsisimba na ngayon. Simula nung ano nagbibigay din ako sa Radyo Maria noon, yung may ano kami ng Radyo Maria. Tapos yun nga ang sineshare ko kay Lord, yung pag may nangangailangan at lumalapit, tinutulungan ko naman. Hindi lang ako nakakasunod dun sa ikapo na 10%. Alam naman ni Lord na ano siguro na okay lang yun yung kahit hindi 10% ang ibigay mo. Di po ba? Yes, ang sa akin Sis Claire Cruz, kung ano yung mayroon ka at taos puso mong binibigay. Yan, oo. Tanggap ng ating Amang Maylikhayan. Yan. Kaya po alam naman niya kung ano ang nasa puso natin, kung ano ang sineshare natin sa kapwa natin. Alam naman niya lahat. Kung ano ang nilalaman ng puso natin, lahat alam niya. Kaya alam niyo mga mami, naniniwala talaga ako pag binigay mo yung 10% ng salary mo, 10% sa salary mo, kasi ako maraming nangyayari sa akin eh, kasi ginawa ko talaga 'yan. Alam mo nung ginawa ko 'yon,
tumaas ng tumaas ang sahod ko. Pero ang pagtulong ko, doon ako tumulong sa, ano yun, siguro, eh, talagang alam ng Panginoon talaga anong nasa puso mo. Kasi once na, yung nagbibigay ako ng ganun, tumataas ng tumataas yung sahod ko. Kaya talagang nakasanayan ko na nagbibigay talaga ako ng 10% sa salary ko. Kung ano yung matanggap kong pera na galing sa pinaghinarapan ko, binibigay ko kasi, alam mo, naniniwala ako dyan, naniniwala ako kasi marami talagang nangyari sa buhay ko na yung binibigay ko yung 10% ko, God will give you more than that you give. Siksikliglig. Pero minsan nakalimutan natin, minsan na, kailangan gamitin ko tong pera ganito. Alam mo, mas maraming lulusutan yung pera mo eh. Lulusot doon sa may sakit, lulusot doon sa pangangailangan, may lumulusot doon dahil may nakulong o ano. Kaya talagang sabi ko, kailangan ko talagang gawin yun. Kasi God will give you in many ways na pagpalain ka niya. Kaya ako'y naniniwala dyan. Kasi minsan, matest kasi yung paniniwala natin, minsan sa Panginoon, nung nandyan, tapos sabi mo, nung nagbibigay ako dati ng 10%, may naiipon ako. Ngayon, hindi ako nagbibigay ng 10%, wala mo lang maiwan sa pera ko. So, na-realize ko na give the portion to God, what really, the portion for God. Yun, naniniwala ako doon. Oo naman, kasi siyempre may trabaho ka naman eh, they can afford mo naman na magbigay ng 10%. Eh kagaya namin, wala naman kaming trabaho. Siyempre kung ano lang aming kayang ibigay, di ba? Ganun yes. Lang yun. Understand naman ni Lord yun kung bakit hindi ka nakapagbibigay ng 10%. Siyempre, kagaya nga, alang trabaho. Pero okay lang yan, mami. Okay na lang yan. Wala kang maibibigay. Kahit nagsisimba ka, wala kang naibibigay. Kaysa magbibigay ka, ipagmamayabang mo lang naman yung binigay mo. Tapos hindi pa galing sa'yo, galing pa doon sa ibang naghihirap. Kaya, hindi talaga ako, doon? Hindi talaga ako conforme doon. Binibigyan ka na nga lang dahil wala ka nang makain. Tapos, sinusuportahan ka lang. Tapos, magbibigay pa ka pa ng 10% doon. Tapos, ipagmamayabang mo pa. Ay, hindi yun. Wala ang blessing yun. Ay, hindi. Noon naman ako yung nagsisimba lagi. May trabaho pa yung mister ko noon. Nagbibigay naman ako ng ano noon. Sabihin, medyo malaki-laki din. Kaya lang, nitong ang ano na, wala nang trabaho. Saka hindi nga ako nagsisimba. Nagdadasal na lang ako sa bahay. Pero noon, ano din ako eh. Sabihin, hi, good evening. Sistandingan. Sa simbahan. Hello, sister. Take it away. Okay, sister. Ano okay, sister. Back to you. Back to you, sister. Anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Yung ikapo. Anong ikapo? Kaya nga, nagtanong ako, ano ikapo? 10% na binibigay mo sa simbahan mo. Pero hindi lang naman simbahan, pwedeng bigyan ng 10% mo. Pwede rin sa foundation, pwede rin sa mga charity, kasi depende yan sa'yo kung saan mo ibigay yung 10%. Oo, depende sa'yo. Anong masasabi mo, sister? Ang sa akin naman, depende yan sa itutulong mo sa kapwa mo. Hindi din sabihin natin na kung sa simbahan talaga, kapag pumunta ka doon, magbigay ka talaga kasi magbibigay naman sila ng mga sobre sa'yo eh. Yan ang simbahan. Kung sobre, lagyan mo. Yun naman, may support naman na, ano ba yun? May support naman na ibigay sa'yo. Alam nga namang hindi mo. Ang problema ka dyan, mami, kung ang sobre mo, lagyan ang pangalan mo, malaman nila magkanong binigay. Wala. Hindi naman kinakailangan. Alam nga naman magdala-dala ka ng bullpen. Wala. Bigay lang ng sobre, lagay mo na lang dyan sa may upuan mo, makikita mo na yan. So, alam mo na kung anong ibig sabihin, kailangan maglagay ka.
Ganon. So, ang iba naman, para maipakita na malaki ang ibigay mo, ayan, maglilinya ka doon. Maglinya ka doon. Pero kung konti lang, ang iba naman ay ilagay na lang sa yung ano ba, yung ano ba? Ano ba yan? Sa collection po yung ano, yung sa collection. Offering basket. Oh, offering basket. Oh, ang nakikita ko lang yan, ang naobserbahan ko lang, kapag malaki ang ilagay mo, wayon magano ka, sasali ka sa line up diyan patungo sa altar. Oh, yung sa pari ang magtanggap. Pero yung iba naman kung konti lang doon na lang ilagay sa yung ano, sa basket na offering lang. Ganoon. Kaya ang pagtulong mo, yung pagbibigay mo na ano, hindi yan dahil lang doon sa simbahan. Kung meron ka ding dapat natulungan dito sa katulad na nasa barangay mo, ay ano din yan? Yung pag may naibigay ka na, hindi mo lang sabihin, hindi mo na lang ibalita, hindi mo na lang ano, basta ang Panginoon ay, ang Panginoon ang nakaalam kung ilan ang nabigay mo, sino ang tinulungan mo, ganoon. Diba? Yun. Pero sa simbahan talaga, hindi mo maiwasan. Magkapigay ka kapag magsimba ka, di ba? Mayroon silang ibibigay sa iyo na ano, na mga sobre. Wala na, hindi na kinakailangan kung ano ang pangalan mo. Basta importante, nakikita nila na ikaw ang nagbigay. Ganoon. Kasi mami, may simbahan kasi mami na may sobre talaga kayo, may pangalan yun, na ilagay mo talaga yung 10% ng sahod mo. Andito, wala dito si assistant din yan. Meron lang sobre na kinakailangan hulugan mo kung sakaling magpamisa ka. Ilagay mo ang pangalan mo. Ilagay mo kung sino ang pamisahan mo. Ganoon dito. Pero yung sobre na katulad ng ibigay mo dyan sa simbahan, wala. Hindi ilagay ang pangalan. Okay na sa kanila na nakita kang nagbibigay ka. Wala namang sapilitan talaga. Wala namang sapilitan. Nasa iyo na yan. Hindi. Pero kung ikaw ay obligado mula pa sa simula na ikaw ay obligadong magbigay, ay talaga, kasi yun ang pinag-usapan ninyo na ganito, kailangan tayo maglagay ng ganito dahil nakailangan. Oh, ayan, kung kasama ka sa grupo dyan sa simbahan, ganoon. Katulad ng sinabi mo sa iyong ano, na bakit na kailangan magbigay doon, diba sabi mo? Pero para sa akin, depende lang yan. Wala namang sapilitan. Hindi naman nagsabi ang pare na kailangan lahat kayo. Kailangan may bigay, wala. Wala. Binigyan ka ng freedom kung may magbigay ka ba o hindi. Pare lang po, hindi compulsory. Hindi compulsory. Ganoon. Tama. Sa inyo, pero may simbahan talaga na obligadong magbigay ng 10% ng sahod. Kasi nakalagay yung mga pangalan nila doon. Mayroon, mga sila. Chapel. Mayroon mga chapel talaga. Mami, wag lang tayong magbanggit ng religion, ha. Wag lang tayong magbanggit. Oh, wag ka nang magbanggit. Wag ka nang magbanggit. Totoo yan, sinabi mo si Standingan. Ako naman, nakasali ako ng sa ganoon nga. Ganoon. Hindi lang natin pangalanan, ha. Ang naobserbahan ko lang sa kanila, ano, ngayon, parang, yan, pagkipagkwentuhan sa'yo, ganito, ganoon, ha. Pagkatapos, ayun, mag-ano kayo. Yung magdasal kayo. Pagkatapos sa sitwasyon na nag-umpisa na ang misa, ayun na, para nang magbigay na ng sobre. Alagyan ka na ng mga sobre. Kahit anak mo, kahit kung sino kasama mo, bigyan talaga ng sobre. Pagkatapos, kailangan daw ilagay ang pangalan mo. O, ilagay ang pangalan mo. Ngayon, ang iba naman, parang hindi nila maano, kasi bakit? Dahil makilala ka kung konti lang ang nailagay mo. Parang maano daw, mahiya ka din ba nga magsabi kung sakali lang, 20 pesos lang ilagay mo. Pero kung makikita nila may kaya ka, ay naku. Pagkatapos, ang ginawa pa din nila, kapag, ayun na, kasama ka na, maggrupo-grupo kayo, na kailangan pag-usapan ang ganito, ganun. Pagkatapos, kung malaman mo ang buhay mo, na ikaw ay ganito, ganda ang buhay mo, may mga ano ka dyan, o bibisitahin ka. Tapos kapag mabisita ka na, hindi one time lang, balik-balikan ka pa.
balik-balikan ka pa. Nya hindi mari nabisitahin kang wala kang yanda. Ngayon, bakit ang makita mo hindi naman yan nila hindi naman niya bibisitahin yung walang kaya. O ano ibig sabihin diyan? Siyempre, nangangailangan sila ng mga donasyon kasi yung mga mahihirap naman, anong makukuha kailangan nila doon? Kailangan nila ang taong may pira para malaki silang koleksyon sa simbahan kaya para ma-tustusan ang pangangailangan nila. Sila ang makasaya. Kaya nga po, hindi ko, ang anak ko, andun kaming lahat, nakita ko lang na alam na ako ang nakabigay na. Ibigyan pa ng mga sobre ng mga anak ko, magbigay naman sila. Naobserbahan ko na lang na nakapunta dito, pagkatapos nakita nila na itong sitwasyon natin, sabihin naman doon sa grupo, sabihin naman, sa sunod na linggo, doon na naman tayo balik naman sa Natingin ko, hindi naman, parang pinipili lang, kung ang may kaya, yun lang ang bibisitahin. Hindi, tirang lahat. Hindi binibisita, yung walang, wala. Pero ang bibisitahin nila lagi, talaga, yung may kaya, yun ang hindi ko din. Ano ba? Gusto sa ganun? Hindi mo rin gustong mangyayari, ganun. Hmm. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Dapat pantay-pantay ang tingin sa lahat, di ba? Ganasi, ngayon lang natin nalaman na dandito na tayo sa courts na pantay-pantay ang lahat, di ba? Hmm. Pero may sasabihin ako sa inyo, sa pagsisimba ninyo, sa labas, maraming mga pulubi, kinukuha ba ng simbahan? Sa amin, sa chapel namin, hindi. Binibigyan. Ay. Binibigyan nila. Binibigyan nila ng regalo tuwing Christmas, ganun. Ay, ang pulubi, kung tingnan mo si Standingan, nasa tabi ng daan, makikita mo. Ang tanong ko, kung nandyan sa gilid ng simbahan mismo, kasi marami akong nakikita eh, kaya sabi ko nga, ang ginaganda ng simbahan, may pulubi dyan, may maraming nakikilimos dyan. Wala naman dito sa amin si Standingan. Siguro, ginagawa na din nila ng paraan, yung mga pulubi, ay nilagay nila sa tamang ano. Kasi ang nakikita ko, mas marami pa nagtitinda ng kandila kung ikumpara mo kung may makikita ka na pulubi. Wala naman. Ang makikita mo karamihan talaga, yung magtitinda ng mga kandila. Pero yung pulubi, wala akong nakita. Bakit? Siguro, ginagawa din ng paraan dito sa namumuno dito na mayroon din silang kalagyan. Parang, o di kaya inaabog nila. Baka hindi lang nyo nakita, iwan inaabog din. Nila. Iwan ko din. Inaabog nila. Inaabog. Ay, iwan alis ko kayo din, dito. Kasi wala alis na... kayo dito. Ganun lang yun. Wala. Dami ako nakikita ang ganyan. Siguro, hindi natin alam si Standingan. Oo. Kaya ako kasi, sabi ko yan, kasi nakikita ko, inaabog eh. Huwag kayo dito. May mga lady niyan sila na hindi kayo pwede dito. Mm. Diba? Okay, basta po sama na tayo ng comment sister. Okay. Sabi ni Aiday Lagan. Dot. Sabi ni Aiday Lagan, kung magsimba tayo dahil sa may makukuha tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga ibang nangunguna sa simbahan. Tama. Kasi nasa tao na yan kung siya ay mabigay o hindi, pero walang sapilitan talaga. Pero may mga ganito din na religion na iba din ang paraan nila. Yung maganda lang ang nila, kung makita nilang ito ay may kaya, pero ang walang kaya, wala, hindi pinapansin. Yun tama ka. Tama ka sister, tama. Napapansin sabi naman ko naman ni Pasita Tano, mahal kaya ang bangko na inuupuan mo doon sa simbahan. Mahal daw ang bangko. Ito, sabi ni Manjo, agree po Mami Tere, most ng mga pare pinipili ng mga pare. Sabi naman niya, sa taas sister. Sabi naman ni Manjo, voluntary ang pagbibigay mo. Minsan, pag alam ng pare na ay kaya ka, hihingan ka ng donasyon. Oo, totoo yan sis Manjo, kahit saan, ganoon talaga. Pag malaman mo na may kaya ka sa buhay, lalo na sabihin may anak ka sa ibang banta, ay naku. Ayun. Maraming pero mami, may tanong ako kasi hindi ako kagaya ng religion nyo. Paano pag may namatay tapos walang pera? Mimisahan ba o hindi?
ay yun ang ay iwan ko din kasi sa tingin ko dito pag may mamatay sisikapin talaga nila baka bayad. Ano mayroon talagang bayad diyan? Tandingan. Sisikapin nila makapagbayad para may wala, ano. Oh, mabibindisyonan yung ano. Wala kading magagawa kasi may alibay naman ng mga pare. Sabihin na o sabihin mo lang wala ako kasi wala kang bayad. O, paano yan? So, wala gusok. Ikaw si so, kailangan talaga magbayad ka. Paano kasi ito yung namamatay lang sa kali, nakatira lang sila sa kali, di ibig sabihin, hindi sila mabindisyonan. Hindi, kasi dito sa naobserbahan ko lang si Standingan, kung namatayan ka, tapos sabihin mong wala kang kamag-anakan, o wala kang kamag-anak, magtulong-tulong ang bawat barangay kung paano nila maayos na mailibing ang ano. Sila ang maghingi ng ibang tao kung ang nang may kaya para ito maayos na ano. Pero wala naman akong nakita na walang kaya na hindi din binibidensyo na ng pare. Bakit? Siguro, nagawa ng paraan sa may mga katulad ng kaibigan ba yun, o kamag-anak, o ganito, ganoon. Wala naman akong nakita hindi na binibidensyonan. Ilibing naman na maayos ang mga namatay dito. Binibidensyonan naman ng pare. Wala naman ako nakita na hinayaan lang niya na hindi mailibing na walang bendisyon. Pero ang naghanap ng paraan, yung katulad ng mga barangay captain, na talagang sila ang tumutulong sa mga taong dapat kailangan. Sila ang umanap ng paraan. Oo, tama. Oo, ganoon, diba? Pero ako'y nagtataka, patay na bendisyonan. Dapat ang bendisyonan yung buhay pa kasi may kaluluwa pa. Kasi ay, yan ang nakagisnan si Standingan. Hindi na yan dapat nating ipagtaka kasi yun na ang nabutan natin na kailangan ang patay bindisyonan. Kung nangyari pa lang na ang buhay bindisyonan nung una pa na ginawa nila, siguro hanggang ngayon yan ang mano natin. Pero nakikita na natin at nabutan natin na yun na talaga ang ginagawa na ang patay kailangan bindisyonan ng pari. Sana yan sa pagbindisyon ng patay natin. Mabubuhay. Kaya yan ang kinagistan natin. Yan ang nakagistan natin. Oo. Yun na nga, sabi pa nga ng mga anak ko, dapat daw tulungan na buhay pa. Katulad ng nangangailangan. Yes, kailangan true. Bigyan. Pero kung patay na, paano, ano pang itulong mo? Kasi yung makatanggap na, kung sakali na may namatay, tapos anong gagawin sa yung may-ari ng ano? Di, manap sila ng pera. Para mga taong dumalaw diyan makapakain, makagano, 'di ba? 'Yun talaga ang nakita mo. Tuwing may linamay, mayroong pagkain sa mga ano. Yan at nandiyan na pupunta ang pira na tinutulong sa mga tao. Oo. Pero kung dapat niisipin, dapat daw tulungan yung mga tao katulad ng isa ka nang natanda na hindi ka na makapagtrabaho, dapat kang tulungan. Ganun ang sabi ng mga anak ko na dapat tulungan buhay pa. Lalo na nangangailangan ng pera para magpa-hospital, baka pa madugtungan pa ang buhay. Kaya agree ako talaga pag ang Muslim mamatay, one day ililibing ka agad. Dito lang sa atin, umabot pa na ng 2 weeks kasi naantay pa daw ang anak, nandoon pa sa ibang bansa, kailangan tapa ipatagal na ano, ilibing. Ganun siyempre, talaga. Malaking gastos yan. Malaking gastos. Ayan, sabi ni Pasita Dano, hindi naman yan sa pilitan magbigay. Kailangan galing sa puso mo. Ayan. Galing sa puso mo yung pagbigay mo. Hindi sabi yung naman ni Aida Ilagan, huwag ka na lang magbigay kung masama loob ninyo tapos ang kwento. Sabi ni Esther Santos Silvis, mga TC, dito sa state sa Catholic Church, kung magpa-member o registered, may sobre ikaw, may pangalan mo. But, kahit magkano lang ilagay mo sa sobre. Sabi ni Meron Kudima, pero may pari naman na mabait. Oo, hindi lahat na ano talaga sis Meron. Meron mabait, meron ding hindi. Depende lang, naku, ang ugali talaga ng isang tao. Alam na natin. Kaya nga, ang sabi ko nga, ang Panginoon tumitingin sa puso. Mapastor man yan, mapari man yan, mapapa man yan. Tinakita ng Panginoon ang puso ng tao. Kaya doon huhusgahan. Sabi niya, Aida Ilagan. Diyan naman mismo ang makakakita yung sa puso natin. Sabi ni Aida Ilagan, okay. Si Standingan,
wala misa, wisik-wisik lang, lang ang isang salita lang. Tapos sabihin na yung kaanok, mag-picture na at ilang beses na nagpabalik-balik nanay ko sa kumbinto kasi ang lolo ko, may ano pa siya. Sabi, ay, nandito pala si ano, si No Name, sabi niya. Bawat sikta ay may kanya-kanyang rules. When hindi regulation, kaya hindi, wala tayo dapat ikumpara just saying. Tama. Wala talaga. Depende lang yan sa kung paano din nila, katulad kung ano man ang protocol talaga sa simbahan niya, yun ang gawin nila. Iba naman sa mga pastor, iba din ang sa pari. Ganun lang yan. Sabi naman ni Aida Ilagan, kapag ang kabaong ay hindi maganda at ang mga naglibing ay hindi. Si Aida talaga. Sa pari na yan. Ay, ganun ba? Si Aida. Sabi naman ni Angel, na-experience ko dito mga namatay, wala pa sa kabaong. Nahawakan ko pa ang kamay, ang lamig at binasalan. Yun. Katawa ko kay Aida. Katawa ko. Kapag ang kabaong ay hindi maganda at ang mga naglibing ay hindi maganda ang damit. Ay, walang misa, kaya umalis ko sa pari na yan. Oh, sabi naman ni Sis Manjo, hindi naman lahat ng pare ay mga pare din na totoong nagsilbi sa simbahan. Right. Oo, tama. Oh, sabi naman ni Pasita Dano, dapat yung buhay lang ang binibindisyonan. Sana. Tama. Sana. Pero kayo, wala. Di hindi, ang patay na. Patay na na binibindisyonan. Sabi naman ni Stel, siyempre, common sense. Alangan, mahirap nga hihingian pa ba yun? Kaya nga, sa may kaya sila hihingi ng donasyon. Pero, baka di naman obligado o tutukan ka para bigyan mo sila, baka try lang hingian. Yan. Hindi talaga magkapariyo ano na still. Eh, yan lang, naobserbahan din natin. Sabi naman ni Esther Santos Hildes, okay. Miguel Abciat at Mirko Jemal, at Yasisi, God bless you. Always natulog ako alas 3 na ng umaga. Ngayon, kagigising ko lang. Yan. Sabi naman ni Manjo, sa Katolik, walang persahan. Nasa iyo kung magkano ibibigay mo. Basta mula sa puso. Oo. Hindi naman lahat talaga. Yan. Sabi naman ni Manjo, lahat ay may kanya-kanyang rules and regulation na sinunod. Sabi naman ni No Name, ang buhay ba'y may bautismo? Oh, ang buhay ba'y may bautismo? Yun na nga. Bautismohan na ba? Tama po, No Name, nasa iyo na yan kung magbigay ka o hindi. May binyag. Oh, lahat. Lahat naman may binyag. Para lahat naman may binyag. Oo, may bautismo din. Yung sabi nilang ano, may tawag doon eh, ang buhay ay may bautismo. Ang buhay ay may bautismo. Oo, mayroon yung pag malaki ka na, pwede kang mag ano, ang tawag doon, born again. Oo, yun na born ang again. Bautismo. Yun ang sabi nilang born again. Hindi lang yung pagbinyag ng maliit ka. May pagbinyag ano pa, yung malaki ka na, ganun. Ano yung tawag, Sis Bridie? Yung pagka, yung ipinanganak ka, tapos pabinyag ka. Paglaki mo na, pabinyagan ka naman ulit. Ano yung pag-alan niya? Common yun yata yun, common yun, di ba? Kumpirma. Hindi. Ganun, ano, mayroon sa amin yung, ano, yung, sabi niya, be born again, sabi nila. Pag malaki ka na, kasi malaki na ako noon may edad na rin ako, nagano sa dagat kami, nilublob yung ulo mo doon. Binibindisyonan ka. Hala, grabe ha. Kahit patay na, palakasan pa rin, pero ang namatay ay mayaman, parang nisa di galyo na may komunyon pa. Nisa di galyo. Ay, no. Ay, sabi naman ni No Name, kaya hindi na kailangan bendisyon. Ganun.
Pero nakasanayan na kasi inonin. Nakasanayan na pag mamatay, kailangan dalhin mong pabalik sa simbahan para ito ay bendisyon. Eh, paano naman yan kasi ang sa akin lang ito ah. Kasi ang mga ganyan, mga religions, lahat yan, business kasi yan, mga kapatid. Business. Business. Katulad na yan, no? Wala ka ng kamag-anak na wala ka pa ding maayos na bahay. Saan nila inilagay ang kabaong? Doon na sa kapilya. Yung maliit na simbahan na tinawag ito na kapilya. Doon na lang nila. Oo. Pero paggabi, ang daming tao. Ang daming tao. Bakit? Nag-ano sila? Naglaro lang ng mga baraha, ganoon. Ang daming maglamay. Ang daming tao na ano. Pero ano naman ang yung ginagawa sa maglamay? Ang hinahanap lang din nila yung pai, yung ano lang baka higop ng kape, na ano, 'di ba? Yung iba diba? Pa nga, mami, karamihan sa Maynila, inaarkila nila ang patay para lang makapagsugal sila doon. Para makaproduce lang ng pera. Ginawa din negosyo yung patay. Oo. Sabi ni ano ni Manjo, pero ang tunay na may pananampalataya pag ikaw ay magsimba, huwag mong tingnan ang nasa paligid mo. Dapat nakatuon ang puso mo at isipan mo direkta sa Ama, hindi sa paligid mo. Yun lang, tama. Oo. Oo, tama. Pero kadalasan talaga makikita mo, ayan yun, nag-observe kung anong sinusuot mo. Nag-ano ka ba? Oo nga. Titignan ka, pataas, pababa. Oh. Ang iba naman, kapag mayroon ng ano, yung mag-ano ka na, nasabihin na nasa Panginoon ng sa'yo, di ba? Yun ang sabihin mo. Ayun, ang iba naman, sumunod lang na hindi nila alam. Kumpil o bautismo, sabi ni Manjo. Sabi naman ni Nonim, noong unang panahon, walang bendisyon, tapon agad sa hukay. Ay, ganoon. Wala. Hindi din inilagay sa kabaong nung una. Oh, diretso talaga sa... Yung mga ano, hindi naman kinakabaong yung mga Muslim, sister. Hindi pero, nga. Sa inyo, kaya nga, binabalot lang ng puti, netela. Kaya mag-Muslim na lang tayo pa sa mas mura ang gastos. Pero, mas mura ang talaga. Anabutan ko talaga si Sbergie. Ang nabutan ko lang, noong unang panahon, kapag may mamamatay, ang ginawa nila, maghanap sila ng kahoy na malaki, tapos maggabas, igabas nila para ito ay, ano, parang yun ang gawing kabaong. Yan talaga sa mga bukid ba? Yun ang ginagawa. Oo, pero ganon. Ngayon, ngayon, hindi na, ginagawa, hindi na. Ano na, bumili ka na lang, ano ka talaga, bumili ka na ng kabaong. Ang mahal pa naman yung kabaong namin, ang pinakamura, 30,000. Bili ka talaga sa Porinaria. Ngayon, ang pinakamura sa ano talaga, sa ano nga, nakapinta lang ng white ang kabaong. Tama kasi sandingan, mga 30. Yun ang pinakamura. Pinakamura yan. Kaya nga sabi ko nga mas mahal kaya, mas mabuti pang ipinanganak kaysa mamatay. Pag mamatay, kasi, ang mahal ka ng gasto. Kasi kung... Pero kung gawin mo talaga si standingan, yung katulad na walang-wala ka talaga, tapos para hindi ka makagastos, kailangan na, sabi pa ni, ano, ni Sir Nunim na pwede na i-ano mo na lang yan. Tama yan. Pero ang mangyari dyan, ito ang palaging pag-uusapan sa mga buhay na tao. Usapan mo, bakit yan yung inilibing na lang ng ano? Bakit hindi inilagay sa kabaong? Ano bang klaseng mga ano? Ganun ang mangyari talaga. Palaging pinag-usapan bakit inilibing ng ganoon. Pinag-usapan pa nga na sabihin na bakit ang ano nila, ang snack nila ganoon na ganito, 'di ba? Yun ang marinig mo din sa mga ano kapag yun pa din mga Pilipino talagang ano. Yun. Para bang binabantayan ba? Kung ano ang hinahanda, kung ano ang ginagawa ganoon. Hindi. Mas lalo na kapag inilibing na hindi mo ilagay sa kabaong. Nako, grabe siguro ang pag-usap-usapan na sabihin na anong klaseng mga kamag-anak dito, bakit hindi nakagawa ng ano, bakit hindi sila tumutulong, ganito, ganoon. Yun talaga ang
Pilipino. Sabi ni Angel, Sir Nunin, kaya po may masasamang kaluluwa kasi hindi nadasalan sa kamatayan po nila. Opinyon. Oo, sa totoo lang, sabi daw nila, hindi daw mari na ito, ideal hindi mabindisyonan. Bakit? Hindi daw ito nakarating sa langit. Yun ang unang pag sabi nila na kailangan talagang bindisyonan kasi hindi daw ito makapunta sa kanyang paruunan kapag hindi makatanggap ng bindisyon galing ng pari. Oo, yun ang pagkakaalam ko. Pero ako hindi naniniwala dyan. Akin lang ha, opinion ko lang, hindi ako naniniwala dyan. Oh, yun na nga, tanongin natin kay Nunim. Totoo ba yan? Na ang tao kapag hindi mabindisyonan, hindi daw makarating sa langit. Yun ang sabi nila. Oh. Yun. Itanong natin sa kanya. Iba-iba ang roles ng mga relihiyon, pero isa lang naman ang itinuturi na magmamahalan. Itinuturo na magmamahalan, love and mean na word, dama. Is meron. Sabi naman ni Manjo, sa ngayon, dadami ang maglalamay kung masasarap ang snacks. Naku, totoo talaga yan, sis Manjo. Magano sila, mag-observe yan kung ano ang snack, kani, masarap ba. Oh. Pero ang kawawa talaga, yung walang kaya, yun ang kawawa, bakit? Mapilitan talagang mangutang. Mapilitan kasi mangutang walang, para lang walang may... Walang tao. Oh, kasi walang tao, walang mag... Walang ano, walang lumalapit wala. Kapag makikita kung gano'n lang kanila, lalo na't walang snack, walang ano, walang lumalapit. Totoo yan. Kaya kawawa talaga ang ano, pero ang nakita ko lang, naobserbahan ko lang, kapag ikaw ay gano'n, wala kang kaya, dalhin nila sa ano, dalhin nila sa kapilya. Yung maliit lang na ano, tapos doon nilamay nila. Ay, naku, ang daming tao na ano. Bakit? O, kung may mag-ano naman, magbigay naman, o, yun ang ibibili para pang snack. Iwala na ang para sa ano, kagastusin para sa pagpalibing. Ano? Ano pa talaga yan? Problema pa talaga yan sa yung may-ari. Yun. Yung ano mo ka, kadalasan ngayon, maglilimos ka, maglilimos ka. Yung ano natin, nawala na yung topic natin na ika po. Oh, eh kasi kayo naman ang, ano kasi napunta kami doon. Alam naman, nagbasa tayo ng mga opinion ng ating mga kapatid. Oh, ay, Diyos ko. Talaga naman itutuloy natin yun na binabasa naman natin ang mga opinion ng ating mga kapatid. And dito sa taas yung mga ika po. Ay, ayan. Pero, so, excuse me sa mga kapatid. Tama naman kahit na lumayo kayo doon sa usapan ninyo, pero yung pagka buklod natin lahat dyan ay lumabas din ang iyong gustong ilabas from sa ikapo hanggang sa bindisyon ng patay, hanggang sa baptism, hanggang sa religion, hanggang sa dapat ba pati nga si Sir Nunim sumabay din. So, hindi ko masyado narinig yung usapan kasi dinner namin. Kaakyat ko lang. So, pasensya na nagpas ako kanina. So, ayaw ko sana itong pag-usapan dahil baka naman ma-misinterpret ng mga iba na sasabihin na tayo ay nagtuturo ng relihiyon dito. Pero gusto ko lang sabihin bago ako magsalita ay hindi tayo nagtuturo ng relihiyon dito dahil tayo po ay iisa ang ating pinapaniwalaan, iisa ating Diyos, iisa ang ating Creator. Naniniwala tayo dito sa codes ng sa hindi nakikita, pero lumabas itong usapan natin at maganda rin na mapag-usapan konti. So siguro
tungkol sa, ano ang tanong kanina? About tithes? Hindi, napag-usapan namin yan, Miss Abila, dahil may tanong din si Nunim sa bawat isa na yung namatay na nabindisyonan, nagbautismuhan ba daw? Yung unang usapan, Sis Abela, naniniwala ba kayo sa ikapo? Ayun. Yun ang, kasi yun mga sinasabi nila. Pero sabi naman ng iba, kung ano yung mayroon ka at ibibigay mo ng taos puso, ayan, tinitignan din ang ating amang may likhayan. Ganun. Sabi ni Nunin mo, malaya ang lahat sa paniniwala nila. Malaya daw ang lahat sa paniniwala nila. Yeah, tama po ang sabi ni Sir Nunim. Sa ano kasi sa nakasanayan natin na about sa tithes kasi sa Bible, mayroon naman talaga sinabi doon na about tithes, offering and love offering. So pati rin naman sa mga unang panahon sa mga halimbawa sa mga pagano ay nag-o-offer din sila sa kanilang apit na mayroon silang paniwala na pag sila ay i-offer nila ang kanilang naapit after na nag-apit sila, magpaparty pa sila ng manok or something bago sila i-offer. So, ngayon, nung... Yung naani, Isabella. Oo. Ngayon, noong nasa Bible na tayo, ayan po ang nakasanayan ng ating mga magulang. Simula na nandiyan yung Bible. Pero sa aking paniwala naman ay marami naman na bago kasi sa Bible. At yan po ang kung ano ang explanation nila diyan, yan po ang sinusunod natin. Diyan po tayo natuto rin na para tuparin ang mga tithes, offering, love offering. Pero ang sabi din sa Bible na kailangan ka magbigay doon sa maluwag sa iyong puso. Dahil kahit naman ibigay mo gaano kalaki ang ibibigay mo kung yan po ay ginagawa mo lang para sa iyong para ikaw ay makilala. Medyo narinig ko yan konti ang sinabi nyo kanina dyan, it's true, na dapat kung magbigay ka ay yung maluwag sa puso mo. Kasi mayroon din sa Bible na sabi doon na yung nagbigay dyan ang pinaka huli-huling pera niya ay yung talagang walang-wala na nga, pero yan ang binigay niya, pero andyan ay galing sa kanyang puso. So, siya ang nablesan. Kaysa yung magbigay ka ng ang laki-laki naman ang ibibigay mo, pero yun ay ibibigay mo para lang ikaw ay makilala or ikaw ay masabi na tumutulong. So, hindi natin huhusgahan or ano inyong mga ibang religion dahil nga tayo ay papunta na tayo sa pagbabago. So, naniniwala ako na lahat ng mga itong pinapaniwalaan natin na nakasanayan natin ay unti-unti natin malalaman at matutunan talaga kung ano talaga ang original na pagpaliwanag ng nasa Bible. So, sa mga tumutupad galing sa kanilang puso, ay talagang maganda din yun. Sa akin din ay naniniwala ako sa magbigay ka ng tithes dahil yun po ay tulong din. Parang humanitarian. Ang nangyari kasi, dumami ang relihiyon, parang ginawang business, pero hindi naman lahat. So, dyan lang ako dyan sa about sa tithes. Pero, yung naman, punta tayo sa bendisyon ng patay, ay
Sa akin naman ay yan kasi ang nakasanayan din dyan sa Bible na tinuro nila na kailangan pag may patay ay bibindisyonan. Pero dapat sana ay pag buhay pa ay dyan tayo mablisan para pag patay na eh tapos na ang bindisyon, patay na nga eh. Hindi na rin yan ma-i-apply yan sa kanyang buhay. Siguro pag sa mabuhay ulit, ganun. Tapos ano yung ano yan? Baka diba, pumunta ka sa baptism? Napag-usapan nyo ba yung baptism kanina? Oo, yun ang tanong ni ano, na nabautismohan ba daw yung patay na nabindisyonan? Ah, kasi sa Catholic, yung bunyag ang sabi, di ba? Ngayon, nasa born again Christian, ay may baptism, yung ilublob dyan sa tubig. Ayan ang ginawa ni John the Baptist. Yun, nasa Bible din yan. Pero siguro, habang na tumatagal tayo siguro sa itong pagbabago, ay mabibigyan tayo ng ating nagtitip sa atin dyan. Baka one day, makaakyat sila at mas ipaliwanag nila sa atin yun. So, ito naman ng about sa religion, ay wala naman. Sa panahon naman ay talagang walang religion. Dumami nila lang dumami ang religion dahil sa nagkaroon ng Bible. So, ano pang napag-usapan natin? Napag-usapan nyo kanina? Ayun lang, ikaw po na nabutan ko kasi. Yung patay ang pag... yung nga, yung sabi nyo na pagpatay na ang tao, pagandahan ng kabaong. Anong sabi ni Miss Aida ilagi na kanina? Ano daw? Yung kung makita daw na hindi maganda ang kabaong, pati na din ang sumabay sa ano, yung pag-ano ng kabaong. Eh, hindi daw pa, kaya bang hindi gaano pinapansin? Kaya siya daw, yun ang nakita niya, umaalis na daw siya. Umaalis na daw siya nung panahon na yun. Alam mo yung nangyayari kasi dito sa patay, parang sumasabay na rin sa agos ng buhay na yung parabang noong panahon, hindi naman sa mga igorot, hindi naman talaga nilalagay sa kabaong ang patay noon. Pinapaupo nga yan, tapos ilalagay sa cave. Nakaupo, tapos nakalinya din siya sa mga taong pumunta na dumalaw sa lamay. So hindi nila yan nilalagay sa kabaong. Ngayon, ang nangyari, noong dumami na ang relihiyon, nag-umpisa na yung pagandahan na yung kabaong, pagandahan na yung damit, kasi yan po ang tinitignan din ng pumupunta na tinitignan na, mahal ang binigay sa kanya na kabaong, binigay sa kanya na damit. Yan po ang tinitignan nila. Pero kung sa tutuusin, hindi naman kailangan yan eh, na magkagastos ka, na ilublob mo yung pamilya mo sa utang. Dahil lang sa iyong kabaong, kung hindi mo kaya, hindi mo yan pilitin. Dahil ang maiiwan na pamilya mo, yan din ang mahihirapan. Para sa akin lang yan, opinion lang yan. Ha? Pero kung minsan kasi, i-balance natin para masatisfy kasi ang kanilang pamilya. Na kung minsan sinasabi nila kasi na para sa huling-huling panahon niya ay ibibigay sa kanya ang kanilang makakaya. Pero in the other way, parang sa akin, mali. Kasi dapat pinakita mo ang iyong pagmamahal noong buhay pa. Para nakikita niya ang pagmamahal mo, dapat ginastusan mo siya noong buhay pa. Kasi kahit nagastusan mo siya ng mahal-mahal ng kabaong or kamahal-mahal ng damit, hindi niya yun alam, patay na nga eh. Hindi niya alam. Kaya nga. Ngayon, yak-yakan mo, noong patay na siya,
eh kahit na lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi na niya alam ang pagluha mo ng dugo. Dapat pinakita mo sa kanya ang pagmamahal mo sa kanya noong buhay pa. Para at least maramdaman niya na siya ay talagang totoong mahal mo. Huwag yung hanggang napatay sa kanilang ka magagastos ng kalaki-laki. Utangan ka pa. Tapos pag nailibing na, problema mo, paano mo nayabayaran ang pinambili mo ng kabaong? Hindi niya rin yan alam. So, yun na nga ang sinasabi ng mga anak ko na ang mga tao daw nangangailangan, wala kang, nakikita lang nila ba? Ang mga taong nangangailangan, hindi nila pinagbigyan. Pero panahon ng namatay na ito, saka pa nila ibinibigay ang kanilang tulong. Yun ang hindi daw nila maintindihan. Bakit? Yun daw, ang parang pinaghandaan ng pagkamatay, yun lang ang pagbibigay nila ng tulong. Sa panahon na nangangailangan, sa panahon na siya ay nagkasakit, humihingi ng tulong, walang magbigay. Kasi well, yun, ang walang may bigay kasi wala daw ang pira. Pero pagdating ng namatay, ang dami ng natulong na maibigay. Yun ang hindi nila maintindihan. Ang nakita nila sa ngayon na dapat daw tulungan ng tao habang buhay pa, hindi yung namatay na. Correct. So, okay, balik ko na sa inyo. Mag-mute ako. Okay, shout out muna tayo sa ating mga kapatid. Tama talaga yung sinabi mo kasi ako, naranasan ko yan sa buhay ko na tumulong ako nung buhay pa pero pagkamatay, hindi na ako tumulong. Nagalit silang lahat sa akin. Tapos sabi ko, tutay, nung buhay pa yan, ako namang tumulong. Ngayong patay, magtulong-tulungan kayo dyan. Galit na galit sila kasi para kasi sa akin, mas magandang tumulong nung buhay pa siya kasi alam niya na tinulungan mo siya. Kaya wala kang regret sa buhay mo kahit na ubos yung pera mo, at least yung namatay, alam niya na tinutulungan mo siya. Kasi pagpatay na, wala na. Hindi na nakakaalam niyo. Kaya kung nakakaalam lang yung patay na tinulungan siya, sino bang gustong mamatay? Kahit ako, ayaw kong mamatay, ha? Kaya nga, baliktad ang pamamaraan. Kaya nga po, ay habang buhay pa ang ating mga magulang, buhay pa ang ating pamilya, diyan natin ipakita ang pagmamahal natin. So, iano ko lang sa nangyayari ngayon. Na pasensya kayo ah, kung medyo mag-ano ako konti. Kasi ang nangyayari ngayon ay sa panahon. Ngayon, parang magkakagulo or ano, dapat na lang ay dapat magkaisa na tayo na ipaglaban ang ating bansa, ang ating kalayaan, ating karapatan, na hindi hanggang ba kailangan na mangyari ang mangyari sa kanilang magsisisi na dapat bakit hindi ko ginawa ito. Dahil kung siguro nakipagkaisa ako, baka isa, at least kahit isa-isa sa atin makipag-isa na hindi tayo yung tumatanggap ba ng pasensya, medyo malayo ko konti ito sa usapan pero mamaya kasi bababa ako. Eh gusto ko ng medyo mag-ano konti dito sa mga nangyayari dahil malungkot na isipin. Pero itong nangyayari ngayon ay napag-usapan noong Bulang Kristal at saka Encantadia. Ngayon, pag ang mga tao na ayaw sa pagbabago, ano, hindi kaya ako yung mga tao na ayaw sa pagbabago, tumatanggap pa sa mga mukha ng pera, minsan may dumadaan din dito sa ating bahay na sana kayong dumadaan, maunawaan ninyo bakit namin pinag-uusapan ang mga ganito dahil ang gusto namin dito sa family coach ay magkaisa tayo na panahon na magkaisa upang
ipaglaban ang ating kalayaan na yan po ay pinaglaban ng ating mga minuno na matagal na panahon pa. So, ano pa ba ang gusto natin ngayon mangyari? Gusto ba natin yung war? Gusto ba natin na maraming mamatay? Senior Fim nga noon, hindi pinili niya na walang duguan kaya siya po ay bumaba. Pero sa pagkaalam ko sa kwento noon na ito ang pinakahuli-huli na laban na wala ng ibang laban na mangyayari uli sa panahon. So, kailangan natin lahat, sana iangak tayong mga Pilipino, imulat na natin ang ating mga mata para magkaisa tayo para sa kinabukasan ng ating generation, para hindi naman masayang ang mga pinagpaguran ng ating yung mga nagtatrabaho para sa pagbabago, dahil yun nga ang hindi naman tumutupad ang usapan sa 20% na siya rin ay paano ko sabihin na hindi ako magkasala. Basta ipag-pray natin, magkaisa tayo para sa prayer. Maraming salamat dito sa coach dito, dahil nakikita ko naman na nakikipagkaisa na tayong lahat. Wala nang nagsasabi na prayer group for, pero lahat tayo na dito ay prayer group. Ipagkaisa ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho para sa pagbabago. Kung mangyari man, kung ano ang mangyari dyan, ay yan po ang paraan para sa pagbabago. At nakakalungkot nga rin kasi kung sino man ang gumagawa kasi ng mabuti, sila pa rin ang binabati ko, sila ang sinisiraan. At tapos marami pang Pilipino na kumakampi sa mga ayaw sa pagbabago na hindi nila iniisip kung ano man talaga ang kinabukasan ng kanilang pamilya or sila mismo, sa atin mismo, sarili. So, kagaya ng paninira kay Pastor Kibuloy, sa akin mismo, pasensya sa mga naniniwala sa paninira kay Pastor Kibuloy, pero sa aking mismo, hindi ako naniniwala sa paninira sa kanya. Yan po lang ay kaya ako ay pinagpipray ko ang kanyang kalayaan para kung ano man ang kagagawan ng mga kalaban or mga hindi masabing makalaban or yung mga naninira sa kanya ay hindi sila magwawagi. At ganun din sa naninira kila President Duterte, sana po lahat ng mga Pilipino imulat ang mga mata para itingin natin sa ating sarili. Bigyan natin muna na mahalin natin ang sarili, tapos yung pamilya, tapos yung generation, bansa, para po makita natin kung saan tayo kakampi. Kasi kahit natabunan ka ng napakalaking pira doon, yan lang ay para sa ngayon. Isipin natin sana ang kinabukasan na pang matagalan para kahit na hindi natin maranasan ang talagang marangyang buhay, pero ang mga ang kinabukasan ng ating mga kabataan ay maranasan nila, matikman nila ang marangyang buhay at masayang buhay na may tunay na pagmamahal. Mataniman sila ng tunay na pagmamahal, may pusong tunay na pagmamahal sa tamang gawa. Ano yun? So, siyempre ayaw din natin, sa akin mismo, ayaw ko na ang mga generation ko ay papunta sila sa ibang bansa na magiging magtrabaho dyan na
tautauhan na kahit naman tapos sila sa pag-aaral. Bakit natin gagawin ang iyon? Eh, kagaya ng nangyayari ngayon, panahon ngayon na maraming educated na nasa ibang bansa. Pero bakit sila pupunta doon na magtatrabaho bilang lang katulong? Eh ginawa nila yan sa atin para walang magtrabaho na ano sa opisina, para hindi nakikita kung anong ginagawa nila dyan, para magiging tao-tauhan tayo lang. So, yan po ang aking sasabihin at ibabalik ko sa inyo. Maraming salamat. Tayo po yung papaalam na. Tapos na ang ating oras. Mga kapatid. God bless everyone. Bye-bye. Hello. Everybody's Hello. Home? Ay. Naka-mute pala. Naka-mute. Hello po. Ayan. Shout out pala sa inyo lahat. Atin muna babasahin ang ating nasa comment section. Ang Hilito Sikat, nag-shout out po sa lahat sa mga kapatid. Miroko Jima, Wincy, God bless po sa ating lahat. Angelize Latisionay. Ang mga naninira lamang ay yung mga iba walang Panginoon. Ayaw sa pagbabago at nababayaran sa kasamaan. Akin lang opinion. Oh, andyan ka pala, Sis Bia. Sabi ni Manjo, ang tunay na kapayapaan ay isang napakalaking biyaya mula sa aming lumikha. Pag may kapayapaan, lahat ay payapa sa lahat ng aspeto ng buhay. Meroko Jima. Yan, sino pa? Ang Hilito Sikat, good evening sa iyo, Brad. Big love shout out po sa lahat mga kapatid. Angel Eyes, Vinci. Meroko Jima. Yan, Ivan Iraga, iiyak lahat ang naninira kay Pastor. Meron ko Jima at di madadala ang pira sa hukay. Wincy, Angel Eyes, Lapis Unite, good for you. Si, okay ba nabasa? Wincy, Salilirap, Manju. A family that prays together stays together. Solidar Utsua, Telpay Purpuro Maitali. Solidar Utsua, Idabalbuina, Manju. Telpay Purpuro Maitali. Silly Ordinaryo, Ninegris Bigag Dersisi, love you so much, God bless you always, more blessing and light. Mua, Manju, Wincy, okay, still by Purpur, Angel Eyes, Ida Balbuena, Solida Rutsua, sino pa, Silly Ordinaryo, Wincy, sabi niya, may galagchata sa inyo lahat, lalo na po sa mga mentors at mga kapatid natin na nasa itaas, love you all. Still by poor, Silvia Ordinario. Still, oo, dapat tulungan nga pag needed. At dapat ding tulungan din kung patay na kasi nga last tulong mo na yun sa kanya. Kung tutulong, huwag tumingin kung buhay o patay. Tumulong ka kung kaya mo nang nasa puso mo. Solidar Utsua, Bingabigunain, Manju, Solidar Utsua, Silvia Ordinario. Sabi naman ni Manju, kaya palagahan ang bawat mahal mo habang buhay. Mahalin mo na walang ina-expect na kapalit. Yan. Salilirap, Angel Eyes, Del 544, after Sunday service. Thanks God, Angel Eyes. Naka-recover ka at bumalik ang tiwala mo sa Diyos, Ama, na siya lang makapangyarihan sa lahat. Okay, back to you po sa inyong lahat yan. Sis Bia, kanta ka na. Masasabi ko lang, tayo po'y magpapaalam na. Hindi pa, mayroon pang mga 15 minutes. Nakanta ka pa. Ah. 11 minutes. Kasama ba ako dito? Oo, kasama ka. Mag-concert ka na. Sa'yo na lahat ng oras na naiwan. Ibigay na namin sa'yo, kahit tatlo pang kantahin mo, okay lang po. Huwag kayong ganon. Kasama naman ako okay dito, lang. Nakikinig ako dito eh. Oo. Oh, sige. Kinig ako eh. Gusto mo lang. Sinsan, bumaba eh. Okay, Shout out. Good evening. Bati-bati muna ako sa inyo, mga kapatid. Sister is clear. Insan, asan ka na, Insan? Sis Tandingan, Sis Berge, at kay Sis Beatrice. Asin rin? Ay, stay. Ako pala yun.
Pati ng sarili ng kaluluwa, sa sinaset out, no? Oo nga. Kaluluwa niya na ngayon magkagabi. O yun si Locano. May kan, may kan. Ang kamabat-bati, sabi ni Locano. Oh, shout out diyan sa baba. Mambi, maraming salamat sa pagpakot. Mambi, good evening. Estelle talaga. Kanina ka pa ba, Estia? Ha? Kanina ka pa sana. Kanina ka pa sana. Diyan na ka pala. Diyan ka na pala. Habang nag-uusap kami tungkol sa ano ba yung sinabi mo? Ano ba yun? Ako po, ano ba yun? Ano ba yung pinag-usapan kanina? Sige na, kanta ka na. Sige, kanta ka na. Request ko sa iyo, I love you, goodbye. Ikapo, ikapo. Naniniwala ka ba sa ikapo? Ay, huwag mo na yan, tanungin, pakantahin mo na yan. Request ko sa iyo, I love you, goodbye. Ayan na naman. Ay, di ko kanta yan eh. Kahit anong gusto mo, kanta ka lang dyan kung... Ikaw na ang maganda sa katalastan. Ano, isa-isahin ko muna sa baba yata. Hindi na ako kakanta. Babati na lang ako. Tao sabay. Ano, ay, huwag na. Kanta ka na lang. Tapos naman ang binabati yan sa lahat namin. Ay, okay, insan. Na. Siyempre, iba yung bati ko. Iba yung bati nyo. Hi, sis Tandingan. Hi, insan. Kakantaan ko pa sana. San na si insan? Hi, Tanya. Ayan, si Leo Ordinario. May galap shoutout po. Bumabano. Bababa na rin ako. Sabay na po. Uy, magsabay tayo. Makita nyo, nilalayasan nyo ako. Ako lang nagsalita, lalayasan nyo. Ako, nakinig ako sa inyo. Huwag kayong lalayas. Tapos lalayasan nyo. Baka magtampo yan. Oh, baka magtampo yan. Kaya huwag ninyong layasan yan. Mauna na ang tatalo na lang ito pag ganyan. This is clear, kakanta pa ng praising song yan. Oh, sige, kanta na kayo. Sabi namin, ikaw nga ang kakanta para masulit natin ang oras. Okay, sige na. Simulan mo na dyan. Wala. Ay, yung kanta ko, ano to eh. Para, para sa inyong lahat sana eh. Ay. Oh, sige, sige, sige. Oo, yung mga pakinggan nakikinig. Nakikinig yan. Nakikinig yan. Yeah, huwag yung kanta sa patay. Kasi wala nang oras. Magsasalita rin sana ako. Magsasalita rin sana ako tungkol sa usapan eh. Wala na tayong oras. E di itutuloy ko na bukas. Bukas na lang. Itutuloy na bukas. Bukas na lang natin bukas ituloy na, yung usapan. Ituloy yung... Okay. Yung ikapo. Oh, God give me you. Oh, ganda yan. For all the times I feel cheated, I complain, you know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame. May maingay, I still curse the train. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Then out of the blue, God give me you, show me what's real. There's more to life with just how I feel. And all that I've worked is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. Cause God give me you. For all the times I wore myself pity, like a favorite shirt all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty, now it overflows like a river through my soul. For every doubt I had, I'm finally free and truly believe
God give me you, show me what's real. There's more to life with just how I feel. And all that I've worked is right before my eyes. And all that I live for, do I didn't know why. Now I do. God give me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, must confess, I've been blessed. God give me you to show me what's real. There's more to life with you, how I feel. And all that I've worked is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. Cause God give me you. God give me you. Ayan. Thank you, mga kapatid. Back to you, Sis Claire. Ayan. Thank you so much, Sis Claire. Ikaw nang sunod. Behold, my God is my salvation. I'll trust and will not be afraid. For the Lord my God is my strength and my soul. He also has become my salvation. Behold, my God is my salvation. I'll trust and will not be afraid. For the Lord my God is my strength and my soul. He also has become my salvation. La 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 la. Behold, my God is my salvation. I'll trust and will not be afraid. For the Lord my God is my strength and my soul. He also has become my salvation. For the Lord my God is my strength and my soul. He also has become my salvation. La 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 la. La 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 la. Behold. Take it away. Ayan. Thank you so much. Okay. May makakanta pa ng isa. Bago tayo magtapos. Okay. Sinong kakanta? Sis Birdie, kanta ka ba? Sis? Tandingan. Oh, sinong kakanta sa inyo? Ikaw, sister eh. Ay, naku, ako ang nagretire sa inyo. Kayo ang kakanta sa inyo. Oh, sis Birdie. Pag-closing prayer tayo. Hindi na, wala nang kanta. Wala na lang kanta. Paanap ako, lobat na ako. Closing prayer tayo. Lobat. Mag-closing. Sis, tandingan, mag-closing prayer na tayo. Parang nag-ano, nag-iikot tayo. Okay, mag-closing na lang tayo, mga kapatid. Sino mag-closing prayer? Sige, ako na lang. Diyos Ama, salamat po sa pagtatapos ng pagpupulong na ito. Nagpapasalamat po kami
sa paggabay at pangunguna. Panginoon, salamat sa oras na ito na binigay niyo kami ng pagkakataong may isa katuparan ng layunin ng pulong na ito ng maayos sa amin. Panginoon, salamat po sa mga taong dumalo at binagyan ng oras ng pakikinig at talakayan namin ngayon. Diyos Ama, naway pagpalain po ninyo ang lahat ng mga taong narito ngayon, protektahan niyo po kami. At sa aming paghihiwalay, naway may isa katuparan namin yun sa inyong kalooban ang lahat ng aming napagkasanduan na pagpulong ngayon. Panginoon, naway ang banal na kalooban po ninyo ang aming maging naisin sa aming mga buhay. Naway maluwalhati po kami sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Nabinigyan mo kami ng pagkakataon na kami nagsama-sama, nagkakausap sa ngayon, Panginoon. Kaya masaya kami, Panginoon, dahil narito ang presensya mo na kasama namin. Kahit ano man ang pinag-usapan namin ay maayos lang ang lahat. Kaya ikaw po ang dakilang ama namin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat na nangyari ngayon, Panginoon, na maging mapayapa. Payapa ang aming nag-intindihan kaming lahat. Maraming salamat sa mga buhay ng aming mga kapatid na nandito kasama namin. Kaya Panginoon, kami po ay nagkaisang sinasamba ka, nagkaisa kami sa pagpupuri ng inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nangyari ngayon na maayos ang lahat, lalo na ang aming LS. Sana ganun din ang mangyayari doon sa Third LS, Panginoon. Yun din ang idadalangin namin. Pinalalangin na namin ang lahat, Panginoon, dahil ikaw lang po ang lahat. At wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya, Panginoon, amin ang pinag-asahan ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. Kaya, maraming salamat. Ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Okay, back to you na po sa inyo. Amen. 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 Sis Claire, paalam na tayo, Sis Claire. Okay. Amen po. Thank you po uli, Miss B, sa pagpapakyat. At bye-bye po. Ay, good night po sa inyong lahat. Sister, Sis Beatrice. Good night, Sis Claire. Sis Birgit. Love you, Sis Claire. Sis Teresita Jopia, I love you, sis. Love you sa inyo lahat, sis Abela, bye-bye din. Sa comment section, good night po sa inyo lahat at sa ating mga mentor. Maraming salamat po sa inyong pagpapagod para sa pods at sa pagbabago. At huwag ka din magpagod ha, kasi andun ka pa sa sa third appointment mo. Okay? Bye-bye po. Good night sa inyong lahat. We love you all. God bless us all. Bye-bye. 2% lang ang aking bye-bye. Tamang-tama naman kasi magtapos na tayo. Okay, sis Tandingan. Pwede mag-mute kasi mag-ingay dito eh. Ayan, thank you. Ayan, kami po'y magpapaalam na. Maraming salamat, Ma'am B, na lagi kang nagpapakit sa amin. At lalong-lalo na ang mga nasa likod ng course, good night po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo, yung mga nasa likod ng course. Ayan, saka kasama ko dito sa taas, kay Mami Bergie, kay Mami Jopia, kay Mami Claire, kay Bia, ayun, bumaba na, nagmamadaling bumaba. Ayan, maraming salamat sa inyo. Nakasama ko kayo dito sa taas at sa baba, lalong-lalo na sa baba kasi kung wala sila, wala tayo dito sa taas. Ayan, kami po ay magpapaalam. Magandang buhay po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Amang may likha at sa pag-alis natin dito, magkaroon tayo ng kapayapaan at ang espiritu ng Panginoon ay siyang namumuhay sa ating mga buhay para tayo maging masaya at maging tahimik ang ating mga buhay at kahit anumang mangyari, nandito pa rin tayo nakatayo sa tamang landas. Ayan. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye. Bye, Sis Tandy. Love you. Sister. Maraming salamat, Sis Tandingan. Okay.
Maraming maraming salamat sa ating mga kapatid sa comment section. Salamat na may pagkakataon pa din na tayo ay nagsama-sama sa ngayon. Magpapasalamat din at tayo sa ating Panginoon dahil pinagtitipon-tipon tayo dito para naman mapag-usapan kahit anong mga bagay sa buhay natin. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. At ito lang ang tandaan ninyo, mahal namin kayo na nandito sa ibaba, dito sa itaas. Tayong lahat ay nagmahalan dahil sa ating Panginoon, nagkaisa tayo. At maraming salamat din sa lahat ng bumubo dito sa Kingdom of the South, lalo na sa ating mga mentor. Maraming salamat din sa inyo sa paggabay na ninyo sa amin na kami po ay naging ganito dito. Nagkaisa, nagmamahalan. Dahil ito din ang itinuturo ninyo sa amin. At maraming salamat din sa aking mga kapatid dito sa itaas, kay Sis Tandingan, kay Miss Adela, kay Sis Bia, kay Sis Claire Cruz, kay Sis Virgie. Maraming salamat sa inyong mga buhay na nakasama ko ngayon sa gabing ito. At maraming salamat din kay Miss B. Maraming salamat Miss B sa iyong pagpaakyat sa amin. Napakabuti mong tao talaga na andyan ka pa din kasama namin hanggang ngayon. Kaya pinagpipray ka din namin. At mga kapatid, huwag nating kalimutan, bukas na naman ulit, magsama-sama tayo dito sa Tris Maria sa 6 to 9. At huwag din nating kalimutan ang third bath na panoorin at atin ding susuportaan doon. Kaya maraming salamat. Good night. Ay, back to you po sa iyo, Sis Bridget. Yes, nasabi na nila lahat ang aking sasabihin, mga kapatid sa comment section. Thank you so much sa likod ng coach. Thank you so much, Miss B. Maraming salamat sa iyo sa lagi mong pagsusuporta at paggagabay sa amin dito sa LS ng Tres Marias. Thank you po, Sis Tandy. Thank you, lagi kang nakasupport sa amin, Sis Tere, sa kasama natin dito, si Sis Bia, Sis Claire, Sis Abela, thank you. Salamat po sa lahat. Mga kapatid, mag-ingat-ingat po tayo lahat. Iwasan po natin magkasakit. Ayan, laging isipin natin na mayroon tayong LS. Ayan, kita-kits tayo bukas, 6 to 9 ulit. Ayan mga kapatid, huwag nating kalilimutang suportahan ang third batch. Ayan, maraming salamat. Nandito nakahabol si Jen. Ayan, thank you sa lahat mga kapatid. Bye-bye. Ayan, bye-bye mga kapatid. Bye-bye. Beats.
Insurance Company. Layuning maglingkod at makatulong sa tao. Insurance Company. Hindi na ba nila lokohin basta di maluloko. Insurance Company. Nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Insurance Company. Samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang iwanag ang sa mundo ay maghahari. Kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos, lalo sa mga kapos. Insurance Company, karamay natin at pati ang Diyos. Ang layunin na tapat, ibibigay nila ng todo. Di bali silang maloko, at least di sila nang loko. Uso ng mga may hirap, kanilang aabutin. Kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang Insurance Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Bosley na isa sa idolo. Walang tinatapa ang tao, pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid. Tumis na serbisyo publiko kahit na di politiko. Walang makakapigil at itutuloy nila ito. Insurance Company. Layunin maglingkod at makatulong sa tao. Insurance Company. Hindi na ba nila lokohin basta di maluloko. Insurance Company. Nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Insurance Company. Samahan natin sa laban si TV Bosley. Maagahan ang mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di niyo iiwan umaraw o umulan. Hindi ni Bosley and Coach Company, di magsisisi, ikay mawiwi. Ang importante, lahat tayo happy. Di alita na kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manluloko, tablado dito ang mga turobo. Sipag at syaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y merong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aaseso. Masasaan pa ba, magtatagumpay din? Basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kalawakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta palayunin ang iyong puso at pakay ang tunay. Madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang ruro. Basta wala ka lang tinatapakang tao, Diyos ang palagi mong gabay. Insurance Company. Layunin mong lingkod at makatulong sa tao. Insurance Company. Hindi na ba nila lokohin basta di maluloko. Insurance Company. Nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Insurance Company. Samahan natin sa laban si TV Bosley. Tunay na may malasakit sa kapwa, puso niya para sa maranta. Hindi na magbabago pa, totoo. Yan si TV Boss, para sa mahihirap siya'y pag-asa. Pero pagpamulat ng mga mata, inspirasyon pwedeng tularan. Sa mga ginagawa pagtulong maaasahan niya si Boss Lee. Siya yung tao na hindi mo mapapaatras, lalo na sa mga kababayan niyang naaapi. Pati sa mga pulube, meron siyang puso na hindi talaga matatanggi. Kumbaga sa politika, pwede mong iboto dahil sa ganda ng ugali. Siya yung kaibigan na masayahin, palatawa, talagang totoong maaasahan. Kaya sama-sama natin siya palapakan. TV Boss Lee ang kanyang pangalan. Nagmula siya sa Mindanao, tumagal siya sa Palok, sa lugar ng Maynila. Dala-dala ang pangarap niyang makatulong, lalo na sa kanyang kapwa. Tunay na may malasakit sa kapwa, puso niya'y para sa maranta. Hindi na magbabago pa, totoo. Lagi yan sa TV Boss, para sa mahihirap siya'y pag-asa. Pero pagpamulat ng mga mata, inspirasyon pwedeng tularan at maaasahan. Lagi yan si TV Boss Lee. Ikaw ang idolo ng karamihan, mabuting tao at hinahangaan. Sampai.
sulong aalalay si TV Bosley. Subok na ng masa kahit kailan, di kahindian basta't kaya. Yan si TV Bosley. Nakampi ng katotohanan, kalaban ng mali, paninindigan ay hanggang sa huli ay nakahandang ibigay ang pag-ibig. Yan si TV Bosley. Tunay na may malasakit sa kapat. Gusto nito